Darawang ring lamang ay may sumagot na sa kabilang linya. "Hello, kuya?" answered Axel. Nasa silang Cavite ito. Hacienda Jeronimo to be exact. May nakuha na silang lead na posibleng sa Savannah, ang babaeng anak ng dating may-ari ng Hacienda. "Kamusta ang lakad mo? Anong balita?" "Nakausap ko na si Bianca Jeronimo. Hindi siya si Aurora," he lamented. Naimasahan niya mga dalili sa sentido. "Not again. Are you sure?" muling tanong niya sa kapatid. "Wala sa kanya ang part ng medalyon. Pwede namang nawala lang yun, hindi ba? Sana nga'y ganun lang ang nangyari, kuya. They are of the same age pero sigurado akong hindi siya si Aurora. Kompletong adoption papers sa pinakita ni Bianca. At base doon, 5 taon na siya nang ampunin ng mag-asawang Jeronimo. And besides, wala akong resemblance na makita." "Ganoon ba?" aniya sa isang pagal na tinig. Marami na silang lidalakuha and each turned out as dead ends. Gusto na niyang mawala ng pag-asa na makikita pa ang dalawang kapatid. "I'm sorry, Kuya Alejandro." Halata din ang panlulumos sa tinig ni Axel. It was hard for the both of them. "It is not your fault, Axel. Baka hindi pa talaga umaayon sa kanilang kapalaran. Pabalik ka na ba sa Manila?" "Oo, siya nga pala. Kamusta na si Regine?" "Si Regine, his wife. Nakunan nito sa 2nd pagkakataon. She is still depressed. Gustong dumalaw ni Alicia." "Huwag na lang muna," tanggi niya. "Maiingit lamang si Regine kapag nakita ang asawa mo." Asawa ni Axel si Alicia at 3 buwan na itong nagdadalan tao sa panganin ng dalawa. "Thanks for the concern though. Bala ko nga palang dalhin si Regine sa Europe. Baka sakaling makabuti sa kanya ang bagong environment." "That's a good idea. Ilang buwan kang mawawala?" "Isang buwan lang siguro." "Do you think you can handle my company while I'm gone?" Narinig niyang tumawa si Axel. "Wala ka bang tiwala sa kapatid mo? Besides, Alicia has been working her head off. Mas mahal pa yata niya ang Benavista Industries kesa sa akin. She will kill me if I do something stupid." Siya naman ang napahalakak. "Don't worry about a thing, big brother. Asikasuhin mo lang ang asawa mo." "Thanks, Axel. And thank Alicia for me too." "I will. Bye." Nang mawala na ito sa linya, ay saka pa lamang niya ibinaba ang telepono. "Alejandro?" Nilingon niya ang asawa na nakatayo sa pintuan ng kanyang opisina. Maganda si Regine. Maputi. A delicate beauty. He smiled tenderly. Inilahad ang isang kamay. Kagad itong lumapit matapos maisara ang pinto at kumalong sa kanya. "Si Axel ba ang kausap mo?" Mahinang tanong nito. Tumango siya. "Ano ang balita sa lakad niya?" Malungkot siyang umiling. "Another dead end." She touched his cheek softly. "I'm sorry, Alejandro." Niyakap niya ito. "It's okay. Hindi pa rin naman kami sumusuko ni Axel. Someday, I know, we will find him." "I'm sure you will, darling." She kissed him warmly. "Narinig kong may binanggit ka about Europe?" "Yeah, magbabakasyon tayo sa Europe. I'm thinking of Italy. Ano sa tingin mo?" Nakangiting sabi niya. "Oh, darling!" Regine exclaimed and kissed him again. Malamlam ang mga matang tumitigita sa kanya pagkatapos. "Hindi mo kailangan gawin to, Alejandro. I'm not asking you for anything. Matagal na rin tayong hindi nakakapagbakasyon. At sa tingin ko, ito na ang tamang panahon. Mag-enjoy ka na. Mababawi mo pa ang lakas mo." Parang gustong maiyak ni Regine sa sinabi ng asawa. Wala siyang duda na mahal siya ni Alejandro. Pero alam din niya ang tunay nitong nararamdaman. Alejandro married her and stayed faithful to her at ipinagpapasalamat niya iyon. Kung sana lamang ay kaya niyang suklian ang sakripisyong ginawa nito. "O bakit? Hindi ka ba natutuwa?" Her smile was unsure and sad. "You have done so much for me. I just wish na kaya kong ibigay ang pangarap mo, Alejandro. I know how much you want a child." "Regine, hindi ba sinabi ko nang alasin mo na sa isip mong bagay na yan?" Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. "I don't know what's wrong with me. Bakit palagi nilang nawawala ang baby natin? Things like that happen. At walang may gusto nito. And nothing is wrong with you, Regine. Baka sadyang hindi palang panahon para magkaanak tayo." Hindi na lamang siya kumibo. But she could feel that something is really wrong with her. At matindi ang takot na nararamdaman niya. Katatapos lamang ng klase ni Patricia, nang magring ang kanyang cellphone, si Regine ang tumatawag. "O Regine, napatawag ka."
Bakit pakiramdam ko ayaw mo akong kausapin? Napatawa siya sa kunwaring pagtatampo nito. Come on, Regine. Alam mong hindi totoo yan. She said in her most lively tone. So, bakit ka nga napatawag? Masama bang kamustahin ang kaibigan ko? You haven't been in touch with us for quite a time. Somehow, her friend's words made her feel guilty. I am just busy. Alam mo nang makakulit itong mga tsikiting na tinuturuan ko. She tried to sound convincing. Narinig niyang napa, na lamang ito. Sige na nga, naniniwala na ako. Libre ka ba ngayon? Why? Magkita naman tayo. Nababagot na ako dito sa bahay. I want to go out. Are you sure kaya mo na? I mean, more than a week pa lang nung lumabas ka ng ospital. Mahihimigan ang pag-arala sa kanyang tinig. Patricia, simpleng DNC lang ang ginawa sa akin. Hindi naman major operation yun. I just lost a baby. Nakadama siya ng awa sa nahimigang panghihinayang sa tinig nito. Hindi kaila sa kanya ang pagnanais ni Regine na magkaanak. Pero sa malas, nakunan itong muli. Isa pa rin iyon sa bagay na nagpapagilty sa kanya. She never went to see her. Tumatawag lamang siya para malaman ang kalagayan nito. So ano, pwede ka ba ngayon? She wanted to say no. Pagod siya at wala siya sa mood na gumala. She just wanted to go home and sleep. Okay, sige, saan ba tayo magkikita? Sa wakas ay sabi niya. Sa pizza company na lang. Gusto mo bang sunduin kita o kaya mo nang magmaneho? Wag na, magkita na lang tayo sa festival mall. Anyway, hindi naman ako magmamaneho. Kasama ko si Manong Kiko. Pinagbawalan na ako ni Alejandro ang lumakad mag-isa. Bahagyang tinambol ang dibdib niya pagkarinig sa pangalan ng asawa nito. It was always like that. Ang akala niya ay na-outgrow na niya ang infatuation niya kay Alejandro. Infatuation nga lang ba yun? She tried to erase that question from her mind. Okay, magkita lang tayo in about... Tiningnan niya ang wristwatch na sa Camiro. Lesbiyas ang private school na pinagtuturuan niya. Ito naman, manggagaling sa Ayala Labang. 30 minutes? Umuo ito. Pinatay na niya ang cellphone at naiiling na niligpit ang mga gamit. Nakadama rin siya ng pagkasabik sa muling pagkikita nila ni Regine. Nang masigurong wala ng kalat sa loob ng silid, pinatay na niya ang mga ilaw at isinara ang pinto. Nginitian niya ang ilang mga bata na bumati sa kanya, pati na rin ang kakilala niyang magulang. Hindi naglaon, sumabay na siya sa mga taong palabas ng gate ng eskwelahan. Walking distance lamang ang waiting shed. Marami ng tao ang nag-aabang ng jeep doon. Mabuti lamang at may isang nagdaan na wala pang sakay, kaya't hindi na siya nahirapan. Maaga pa siya sa sinabi niyang oras, nahihintayin siya ni Regine. 5 minutes lang, nakita na niyang papasok ang kaibigan sa paborito nilang pizza house. Kaagad siyang tumayo at sinalubong ito ng yakap. You've lost weight! Puna kaagad niya. And you are beautiful as ever! Pagbibiro nito. Nagkatawanan sila. Hustong ilalapag ng waiter ang order nila. They ate as they chatted. Tahimik na inobserbahan ni Patricia ang kaibigan. She looked happy outside, pero malungkot ang mga mata nito at hindi na niya kailangan pang tarungin kung bakit. Nag-aalala siya para rito. Ayaw niyang isipin na pinababayaan ito ng asawa dahil hindi ganun na pagkakakilala niya kay Alejandro. Pero ano nga bang alam niya? Mula na maging engaged ang dalawa, umiwas na siyang sumama sa mga ito. At nang ikasalamang ito, bihira na niyang pasyalan ng kaibigan. Utang na loob na lamang ang pumipigil sa kanyang putuli na ng tuluyan ang ugnay nila. Regine, may problema ka ba? Tanong niya nang matapos silang kumain. Other than physically, wala naman. Para kasing, is Alejandro treating you right? Hindi na rin nakatiis na tanong niya. Napapantasi ko hang tumingin ito sa kanya. Ano ba namang klaseng tanong yan? Of course he is. Pagkuwan ay tinitigan siya nito nang may pagdududa. Patricia, galit ka ba kay Alejandro? She let out an empty giggle. Hindi ako galit sa asawa mo. Bakit mo naman nasabi yan? Nagkibit balikat ito. Nagpaliwanag siya. I am just worried about you, Regine. Kaya naitanong ko yun. Baka lang ika ko hindi kanya inaalagaan ng maayos dahil mas inuuna niya ang negosyo. Ngumiti ito at pinisilang isang kamay niya. Wala kang dapat ipag-alala. Alejandro is the most caring, most lovable husband any woman can ever dream of. Hindi niya ako pinababayaan. At kahit sobrang busy siya sa negosyo,
Kahit paano hindi siya nakakalimot na bigyan ako ng oras. In fact, ang ngiti niya ay umabot sa mga mata. We are going to Italy next week. Isang buwan kami doon. She sounded so excited na kahit paano, naglubag ang loob ni Patricia. I'm sorry kung naghinala ako. Sus, okay lang yun. Alam ko naman na concerned ka lang sa akin. And besides, I know you also like Alejandro. Kung nagkataong hindi tayo magkaibigan na nakilala ka niya, I have no doubt na ikaw ang asawa niya ngayon. Walang mali siya sa tinig ni Regine. Wala rin panunumbat. Pero tumagos pa rin sa puso niya ang sinabi nito. At hindi niya magawang salubungin ang mga titig nito. Hindi naman ito pinansin ang uneasiness niya. Samahan mo ako mag-shopping. I need a few things. Tapos manood din tayo ng sine. Parang batang ayaw nito. Nangingiting pinagmasdan niya ang kausap. Mas matanda ito sa kanya ng 2 taon. Pero sa kanilang 2, ito ang mas madalas umaktong parang bata. Not in an annoying way though. Mabait si Regine. Masayahin at puro ng buhay. Wala siyang maipipintas dito bilang kaibigan. Hindi naman nakapagtatakang ganon ang magiging personalidad nito. Regine grew up with everything she needed. Isang mapagmahal na pamilya. Magandang edukasyon. She was born with a proverbial silver spoon in her mouth. So to speak, hindi katulad niya. She was Regine's parents' charity case. Dating driver ng pamilya nito ang kanyang itay. Nang mamatay ito sa atake sa puso nung 6 taong gulang pa lamang siya, kinupkup siya ng mag-asawa at sinuportahan hanggang sa kaya na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Kulang pang sabihing utang niya sa pamilya nito ang buong buhay niya. Ano? Tapos ka na? Tumango ito. Nilabas niya ang wallet para bayaran ang nakain nila pero pinigilan siya nito. Ako na lang, Patricia. Ako naman ang nag-imbita sa'yo dito. Pero, please, isa pa na miss kong best friend ko. So parang treat ko na to sa'yo. Ibabalik niya ang pitaka sa bag. Naku, bahala ka na nga. Muli silang nagkatawanan. Lumabas sila ng Pizza House na nakahawak pa ito sa kanyang braso. At dahil mas matangkad siya, hinayaan na lamang niya ang kaibigan. She felt warm inside. Para siyang nagbalik sa panahong sila lamang 2 ang palaging magkasama. At deep inside, namiss din niya ang mga araw na iyon. Ginugol nila mga oras sa pamamili nang dadalhin ito sa Italy. Namili na rin siya ng ilang mga gamit niya sa apartment. Tumawag si Alejandro nang magpahinga sila sandali sa isang coffee shop. Hello darling, I am here at Festival Mall. Kasama ko si Patricia. Sandali itong natahimik habang pinakikinggan ang sinabi ng asawa. Malapit ka lang? Pupuntahan mo ako dito? Tumingin sa kanya ang babae. Okay, sige. Mabuti pa nga. Pauwi na rin naman kami. Muli itong umiti. Okay, I'll wait for you. Bye! Ingat ka. I love you. Excited itong muling humarap sa kanya. Her eyes sparkled with joy. Susunduin tayo ni Alejandro. Pinilit niyang umiti. Ganun ba? Eh kung mauna na kaya ako? Are you kidding? Tumawa lamang ito. Dito ka lang. Hintayin natin siya tapos iahatid ka namin sa apartment mo. Gusto sana niyang tumutol dahil hindi siya komportable sa presence ni Alejandro. Pero wala na siyang choice dahil habang nag-uusap sila, nakita niyang palapit na ito sa kanila. She could only smile nervously at pilit umakto ng normal. Lest, makalata si Regine. Nang ihatid siya ng 2 ay tahimik lamang siyang naupo sa likuran. Oblivious na panakanakang sulyap sa kanya ng lalaki mula sa rearview mirror. Nagpalingaling nga si Patricia na makapasok sa restaurant. Na makitang hinahanap na nakaupo sa mesa na nasa sulok, nakangiti siyang lumapit. Regine? Nang humarap ang kanyang tinawag, kagad itong tumayo at yumakap sa kanya. Patricia, salamat at dumating ka. Kailan ba kayo umuwi? Nung makalawa lang, nga pala. May iniabot ito sa kanya na isang maliit na kahon. Pasalubong namin. She gladly took it. Salamat, nag-abala ka pa. Pwede ba kitang kalimutan? Besides, Alejandro said na babagay sa mga mata mo ang kulay niyan. He picked it up himself. Muntik pa siyang maubos na narinig. Bakit mo ako inayang mag-usap dito? Pag-iiba niya ng usapan. Nawala ang ngiti sa magandang mukha ni Regine. Patricia frowned, sensing her discomfort. Regine, may problema ba? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Nasa mukha nito ang pag-aanilangan at kawalang kasiguruhan.
Regine, nung nasa Italy kami, nagkasakit ako. Alejandro took me to a specialist. They conducted routine tests. Akala ko, simpleng tsangkaso lamang at fatigue. Palagi ko namang nararamdaman yun. But they saw something in my blood. Bigla siyang kinabahan. May sakit ka? Marahan itong tumango. I have SLE, Systemic Lupus Erythematosus. My own immune system is killing me. Ilang segundo rin siyang natahimik. How fatal is it? Yun kaagad ang naisip niyang itanong. Sadly, wala siyang cure. All they can do is to relieve the symptoms at alagaan ibang internal organs ko para wag maapektuhan. Regine, am I going to die? Parang gusto niyang maiyak. Of course, mamamatay ito. Lahat naman ng tao namamatay. It's inevitable. It is just a matter of how and when. Pero isipin pa lamang niya na mawawala sa kanyang kaibigan this soon? Yun ang bagay na hindi niya matanggap. Nevertheless, she blinked back and wanted tears. Hindi itong oras para ipakita kay Regine na pinanghihinaan siya ng loob. Wala namang taning na binigay ang mga doktor. Kung hindi maapektuhan ng mga vital organs ko, I could still live for 10 years. Bahagya na siyang nakahinga, pero hindi sapat yun para mapanatag siya. But it's not the reason kung bakit gusto kitang makausap. Tumingin siya rito ng may pagtatanong. Nung malaman ko ang talagang sakit ko, naisip ko kaagad si Alejandro. Alam kong nabigla siya at nag-alala sa akin. Kahit di niya pinapakita, alam kong nahihirapan siya. Ni hindi pa nga siya nakakabawi sa pagkawala ng anak namin. And now, this. Naiiling na pinahid ito ang luhang naglanda sa pisngi. I don't want to put him through another misery. Regine, she extended a sympathetic hand. Tanggap ko na ang kalagayan ko. Ang hindi ko lang matanggat ay ang nasasaktan ko sa Alejandro nang hindi sinasadya. And I can't even give him a complete family. She could only nod. Wala siyang maisip na sabihin para maglubag ang loob nito. Wala rin siyang maisip na paraan para matulungan ito. Gusto kong bigyan ng anak si Alejandro. Alam kong sa pamamagitan noon, mapapagaan ang dinadala niya ngayon. Patricia smiled reassuringly. I know you can, Regine. Eh, hindi mo ako naiintindihan. She frowned. It will be hard for me to conceive again. Isa yun sa mga komplikasyon ng sakit ko at kung sakali mang magbuntis ako muli, walang guarantee na makakaya ko siyang dalhin to full term. Baka may mga gamot na pwedeng tumulong sa'yo. Moderno na ang medisina ngayon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Pang-aalo niya. At ang isa pang kinatatakot ko, sakali mang magkaanak kami, baka mamana na magiging anak ko ang sakit ko. Hindi naman siguro mangyayari yun. I still don't want to take risk, Patricia. Hindi niya malaman kung anong sasabihin sa kaibigan. Nalilito din siya. Hindi niya maunawaan kung anong gusto nitong mangyari. Seeing Regine now, malayo na ito sa palaging nakangiti at carefree na taong nakilala niya. She looked beaten, in and out. Pero nagsisikap itong maging matatag. And she admired her even more. Mahal na mahal ko si Alejandro, Patricia. She squeezed her trembling hands. Alam ko. Hindi niya pagdududahan ang sinasabi nitong pagmamahal sa asawa. Saksi siya kung paano nagsimula ang relasyon ng dalawa. She ignored the familiar pain in her heart as the memories flooded in. She grew up being Regine's faithful shadow. Kasama nito kahit saan. At saksi siya kung paanong halos sambahin ang kalalakihan ng kaibigan. Regine was the classic beauty. A heart-shaped face, creamy white skin, pink lips, small upturned nose, and gorgeous eyes. Idagdag pa na halos perpekto rin ang hugis ng katawan nito. Kung tumangkad lamang ito ng kaunti, papasa na itong kandidata sa beauty contest. But what Regine lacked in height, she made up with elegance and beauty. Samantalang siya, she was just the ordinary. Marami rin naman nagsasabing exotic ang ganda niya. Maybe it is because of her honey-colored skin and her contrasting dark blue eyes na hindi niya alam kung karino niya naman na. Magkaganon man, wala pa rin siya sakaling kinga ni Regine. Hindi niya ginawang big deal ang malaking ungos nito sa kanya. She was very happy for her. Until she met Alejandro, biglang nag-flashback ang unang pagkikita nila noon ni Alejandro. Ay! Nabitawan ni Patricia ang bitbit ng mga bags nang bumunggo sa kanya ang malapad na bulto ng isang lalaki. Naglalakad siya sa pasilyo palabas ng restroom na makita niyang pasalubong ito sa kanya.
Busy ito sa pagte-text kaya hindi siya nito nakita. Huli na para makaiwas, kaya huminto na lamang siya sa kinatatayuan niya. Oops! Nabigla din si Alejandro. Otomatikong pumaikot ang mga kamay nito sa bewang niya para hindi siya matumba. Luckily, they both gained their composure. Miss, I'm sorry. Nasaktan ka ba? Nag-aalala nitong tanong. Titig na titig siya sa mukha nito na para isa itong Olympus God na pumapanaog sa lupa. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakadama siya ng kuryente sa sandaling pagkakadikit ng kanilang mga katawan. Ngunit bago pa siya makapag-react sa tanong nito, lumapit na sa kanila si Regine na noon ay kakalabas lang ng restroom. Patricia, ano nangyari? She asked worriedly. And the moment Regine met the stranger's eyes, her voice broke in happy recognition. Alejandro? Regine? Nauwi sa isang early dinner ang pagkikitang iyon. And all the while ay tahimik lamang siya nakinig sa pagkakamustahan ng dalawa. It turned out that Alejandro was Regine's childhood sweetheart. Kauuwi lamang nito galing sa Canada, kung saan ito kumuha ng master's degree sa business administration. Halata na niya ang sobrang pagkagilaw ni Regine sa binata. At ito man ay ganoon din. May kurot siyang nadama sa kanyang puso. At sa unang pagkakataon, nakadama siya ng inggit sa kaibigan. Ilang buwan lamang ay ipinahayag ng engagement ang dalawa. 2 months after that, ikinasal lamang ito. She stood happily beside Regine as her bridesmaid, ignored the pain knowing at her heart. At she treated Alejandro as her friend, kahit higit pa roon ang nais niya. Gusto ko siyang bigyan ng anak. Ang tinig nito ang gumising sa naglalakbay niyang diwa. Pero ang sabi mo, nung nasa ospital ako, I had an idea. We can still have a child kahit hindi ako magbuntis. Mag-aampon ka? Umiling ito. Nope, ayoko mag-ampon, Patricia. Nabigla siya sa sinabi nito. Don't get it wrong. Dugtong nito na makita ang pagtataka sa mukha niya. Hindi ako snob and I don't have anything against adoption. Kaya lang parang hindi ako palagay na hindi niya kadugo ang sanggol na palalaki ni Alejandro. I want him to have his own child, his own flesh and blood. Justifiable naman ang reason nito. Kaya lamang hindi pa rin niya masundan ang gustong mangyari ni Regine. Anong sabi ni Alejandro? Nabanggit mo na ba sa kanya? Ayaw ni Alejandro isipin ko pa ang bagay na yun. Okay lamang daw sa kanya na wala kaming anak. Mas mahalaga daw na gumaling ako sa sakit ko. Yun naman pala. Siguro dapat mo lamang siyang sundin. Ayoko, Patricia. Her face was grim. Hindi mo kilala si Alejandro. Sinasabi lang niya yun para hindi ako madepress. But I also know how much he yearns for a child. And I'm going to give him one, whatever it takes. Puno ng determinasyong pahayag nito. Stubborn as ever. Ganoon si Regine. Lalo nga't mahal ito sa buhay ang involve. Mahal na mahal talaga nito si Alejandro. Kung hindi kayo mag-aampon, anong binabalak mo? She reached for her cup of tea. Kukuha ko ng baby maker. Muntik na niyang maibuga ang iniinom. Tama bang pagkakarinig niya? You mean, a surrogate mother? No, a baby maker. Naiiling na inilapag niya ang peso ng tsaa. Regine, sigurado ka na ba talaga sa binabalak mo? Alam mo ba kung anong baby maker? Of course, I do. At papayag ka na magkaanak si Alejandro sa ibang babae? Kung yun lang ang paraan para mabigyan siya ng anak. At saka, artificial insemination lang naman ang gagawin. Hindi nila kailangan pa magkaroon ng sexual contact. Alam ba ni Alejandro ito? Umiling ang kausap. No, not yet. Hindi ko pa sinasabi sa kanya. Alam ko kasi na hindi naman siya papayag. Kung ganun, bakit itutuloy mo pa? Regine, baka naman ikaw lang gumagawa ng sarili mong problema. Sinabi naman ni Alejandro na... I know you won't understand. She gazed patiently at her friend. Kung minsan masyadong nadadala ng damdamin nito si Regine, nawawala tuloy ang kakayahan nitong mag-isip ng tama. Ang mabuti siguro umuwi na tayo para makapagpahinga ka. Pag-isipan mo ng makailang ulit ang sinabi mo bago mo gawin. I already did. I've thought about this 1,000 times at puunang pa siya ko. Pero Regine, nahilot ni Patricia ang sentido. Sa itsura ng kaibigan, hindi ito makikinig sa anumang paliwanag niya. But still, maybe she can put some sense into her. Okay, so you want to hire a baby maker,
Paano mo sasabihin sa asawa mo? Paano mo siya mapapapayag sa plano mo? I can handle him. And granted na umayon na nga ang asawa mo, saan ka naman makakakita na matinong babae na papayag maging baby maker? Huwag mong sabihin na okay lang sa'yo na maanak ka ng asawa mo ang kahit sino na lang dyan. Naisip ko na din yan. At hindi lang basta kung sinong naisip ko maging baby maker. Titig na titig si Regine sa kanya. Bigla siyang kinabahan. May pakiramdam siyang hindi niya magugustuhan ang susunod na sasabihin ito. I want you to be that woman, Patricia. I hope so. Hindi naman niya binuksan. Hindi na ito kumibo at inubos ang alak na laman ng baso. Uminom ka agad. Pampalipas lang ng pagod. Humigpit ang pagyakap niya sa bewang ng asawa. She felt his fingers caress her hair. Kamusta ang pag-uusap ninyo ni Patricia? It went well. Pagsisinungaling niya. Alejandro looked down at her. Nakakunot ang noo nito habang nakatitig sa kanya. We just talked. About? She grinned. Girl talk at bawal ikwento. He arched an eyebrow. Nasa mga mata nito ang kaaliwan. Oh, how she loved this man. If only Patricia would agree to her proposition. Biglang nawala ang ngiti niya pagkaalala sa refusal ng kaibigan. What's wrong? May masakit ba sa'yo? His voice was laced with concern. Hinawakan ito mga kamay niya. I'm fine, darling. Napagod lang ako sa biyahe. Hindi siya nagsisinungaling doon at hindi rin siya nagsisinungaling na sabihin niya kay Patricia na nararamdaman niyang hindi na magtatagal ang buhay niya. Despite all the medications, pakiramdam niya nagpo-progress pa rin ang sakit niya. Naroon pa rin ang pag-aalala sa tinig ni Alejandro ng maling may salita. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na. Halika na. Kumain ka na ba ng dinner? Tanong niya habang akay siya nito paakyat ng hagdanan. Tanging tango lamang naisagot niya. At ipinagpatuloy ang panonood ng TV na naantala kanina nang lumabas siya sa banyo. Umupo siya sa harapan nito, wearing a terry cloth robe. She kissed him passionately. Kagad namang tumugo ng asawa. Ang mga kamay niya ay pumaloob sa suot nitong t-shirt, caressed his chest and his flat abdomen. His breath became labored. Please, make love to me, Alejandro. Bulong niya. Darling, baka... Please, I want you tonight. And she kissed him again deeply. Hindi na ito nag-alangan pa. Alejandro made love to her slowly and gently until they both reached their peaks. Pagkatapos noon ay kontento siyang humimlay sa dibdib nito. I love you, Alejandro. She whispered. He mumbled the same words too. Dapat ay masyay siya. He satisfied her needs. Alejandro saw to it na masisihan siya and he never failed her. Pero may kulang. Hindi para sa kanya kundi para rito. Naramdaman niya ang restlessness nito. Maaring natutugon na niya ang pangangailangan nito bilang lalaki, but still may hinaharap pa rin ito na wala sa kanya. Matamlay na nilalaro-laro ni Patricia ang hindi pa nagagalaw na pasta sa kanyang plato. Nasa cafeteria sila ng Blessed Sacrament Academy, ang private school na pinagtuturuan niya. It had not been a good day for her. Pumasok siyang puyat at masakit ang ulo. And to make matters worse, ngayong araw pa pinili maging pasaway ng mga preschoolers sa tinuturuan niya. Mabuti na lamang at canceled na ang afternoon classes dahil nakaschedule na faculty meeting. At least ay may oras siya para magpahinga. Bakit mukhang Biyernes Santo mukha mo? Tiningala niya ang tinig na pumukaw sa kanyang pagmumuni-muni. Ikaw pala, Lucho. Isang pilit ng ngiti ang sinukli niya sa kaibigan bago bumuntong hininga. Umupo ang binata sa tabi niya. Ang lalim nun ah, mukhang may problema ka. Muli siyang bumuntong hininga at tinulak palayo ang plato nang hindi pa nababawasang pagkain. Lucho's eyed her with concern. Tinitigan niya itong sandali. Tinimbang kung dapat nga niyang ihinga rito ang kanyang problema. Baka may maitulong ako sa anumang gumugulo sa'yo. Baka nga. It's about Regine. Nagkausap kami kahapon and she told me some things. Like? She is sick and she is dying. Nabitin sa ere ang tinidor na gamit ni Lucho. Halatang nabigla din ito sa nalaman. Noong hindi ito magkomento ay nagpatuloy siya. She has SLE. Niresearch ko sa internet kagabi. Ikinuwento niya rito ang lahat ng nalaman tungkol sa sakit ni Regine. It is rare and it is fatal. It must be so hard for her. Yes, and I am worried about her. Pero hindi lang yun ang gumugulo sa isip ko. He leaned closer, his eyes urging her to continue.
She wanted to give Alejandro a child, bago man lang daw siya... She bit her lip. Mawala. Kaya ba ng katawan niya? I mean, can she still conceive? Umiling siya bilang sagot. But she wanted me as her baby maker. Pagbibigay alam niya. Eksaherado mang sabihin, ngunit daigpa ni Lucho ang sinabugan ng bomba sa naging reaksyon nito sa sinabi niya. Pero, Patricia? I know, Lucho. At hindi naman ako pumayag sa hiniling niya. A sigh of relief escaped him. Bahaga nang bumalik ang kulay sa mukha nito. It's just that... Patricia clasped her hands nervously. Nahahati ang kalooban niya sa pagitan ng pagmamahal sa kaibigan at sa pagpapahalaga sa kanyang moralidad. I feel so guilty. Alam mo ang utang ko sa pamilya ni Regine ang buong buhay ko. If it weren't for them, who knows kung ano nang kinahantungan ko. Pero hindi naman yata tamang isakripisyo mo ang sarili mo para sa kanya. Hindi tamang yun ang hingin niyang kabayaran sa lahat ng mga naitulong niya sa'yo. Alam ko, pero... Are you even sure that she is sick? Baka gumagawa lang siya ng kwento. May bahagyang galit na naramdaman si Patricia sa sinabi ng binata. Walang dahilan para magsinungaling sa akin si Regine. At hindi rin siya ang tipo ng tao na gagawin isang biro ang ganyang kasela na bagay. And she loves Alejandro so much. Hindi niya gugustuhin may makasala sa pagmamahal ng asawa niya, kahit gaano pa ka-temporary. Hindi siya mag-aalok ng ganun kung kaya din lang niyang gawin. May bahid ng pagkayamot ang tinig ni Lucho na magsalita. Patricia, for once, isipin mong pwede mangyari kapag pumayag ka. You are a teacher. Tinitingala ka ng mga students mo as a role model. Ano na lang ang sasabihin nila kapag bigla ka na lang nagdalang tao ng walang asawa? And how about your career? Alam mo na hindi tinotolerate ang immorality sa eskwelahang ito. No matter what the circumstances or how noble, hindi nila mauunawaan yun. Your reputation will be ruined. She closed her eyes and groaned in exasperation. Tama ito. Lucho, anong gagawin ko? She asked quickly. Hinawakan ng binata ang isa niyang kamay at pinisil. Panindigan mo ang desisyon mo. Kung sana lamang ay ganun kadali yun. Mga salitang hindi na lamang niya nais sa tinig. Uwian na naman. Kasalukuyang inaayos ni Patricia ang mga visual aids na ginamit niya nang bumungad sa pinto ng silid si Lucho. Pauwi ka na ba? Sabay na tayo. Alok nito nang tumango siya. Iimisin ko lang ang mga to. Hintay mo na lang ako sa lobby. May ngiting iniwan siya nito. Hustong nawala ang binata nang tumunog ang kanyang cellphone. Nag-alangan siyang sagutin iyon na makita ang pangalan na nakaregister sa screen. It had been awake mula na magkausap sila ni Regine. Hello? Hi! Came Regine's nervous voice. Ang akala ko hindi mo sasagutin ang tawag ko. I know, Patricia. And I'm sorry. Hindi siya kumibo. Regine? Hindi ako tumawag para kumbinsin ka ulit. Let's just forget it, okay? Okay, so bakit ka napatawag? Bigla siyang natilihan ng maalala ang kalagayan nito. Are you okay? Isang mahinang tawa ang narinig niya sa kabilang linya. You worry too much. Okay lang ako. Tumawag ako dahil gusto kitang i-invite na dito na mag-dinner sa bahay. Napanatag ang loob niya sa sinabi nito. Sure. Uuwi lang muna ako. Biglang naputol ang linya. Damn! Lobat na pala ako. Hindi bali na. Binitbit na niya ang shoulder bag at ilang mga folders. Saka lumabas ng classroom. Hinanap niya si Lucho sa lobby. Gumiti ito na makita siya at kagad na kinuha mga bitbit niya. Hinawakan pa nito ang kamay niya habang naglalakad sila papunta sa parking lot. Alejandro? Gulat ng bulalas niya na makita ang lalaki na nakasandal sa tabi ng kotse nito. Kaagad itong tumawid na makita sila. Bahagyang naningkit ang mga mata nito na makita ang kamay niyang hawak ni Lucho. Parang nakuryente tuloy na bigla niyang binawi ang kamay. Hi! Matabang nabati nito. His eyes roamed her face lazily. Bigla namang umakyat ang pumumula ng kanyang pisngi, kaya kagad siyang nagbaba ng ulo. Those eyes never failed to unnerve her. He never failed to unnerve her. Anong ginagawa mo dito? It was the first time na pinuntahan siya nito sa eskwelahan. Mula nang malaman niya nagkakamabutihan na ito at si Regine, unti-unti na niyang dinestansya ang sarili sa tuwing magkakasama ang dalawa. Hindi kasi niya kayang tiisin ang sakit sa tuwing nakikita niyang naglalambingan ang mga ito. And he never seemed to mind. Magkaibigan sila, pero hindi na humihigit sa usual courtesy ang atensyong ay binibigay nito sa kanya. Hindi mo ba muna ako ipapakilala sa kasama mo? Tanong nito sa halip.
Para namang napahiya siya. Oo nga pala, pasensya ka na. Si Lucho, kaibigan ko. Lucho si Alejandro, asawa ni Regine. Both men eyed each other cautiously. Nagsalubong ang kanilang mga kilay sa pagtataka. Bakit parang may hostility na bumabalot sa pagitan ng dalawang to? Kamusta ka, pare? Si Alejandro ang unang naglahad ng kamay. Okay lang? Tinanggap naman iyon ni Lucho. Muling bumaling ang pansin ng asawa ni Regine sa kanya pagkatapos. Ipinapasundukan ni Regine, "You are supposed to have dinner with us tonight. Hindi ba niya itinawag sa'yo?" She did. Hindi lang niya nasabi na susunduin mo ko. Naglobat na kasi ang cellphone ko kaya naputol yung usapan namin. He just shrugged his shoulders. Mukha namang ready ka na. Let's go. Pero... Napasulop siya sa katabing binata. Her eyes apologetic. Ngumingi si Lucho. Tanda ng pag-unawa. Okay lang. Sige na. Muli itong bumaling kay Alejandro at bahagyang tumango bilang pamamaalam. See you tomorrow. Paalam naman ito sa kanya. She smiled pero bago itutuluyang lumayo, ginawaran pa nito na isang mabilis na halik ang kanyang labi. Bagay na ikinabigla niya. Isang tikhim ang pumukaw sa kanya. Let's go! Madilim ang mukha na naunang lumulan sa kotse si Alejandro. Padabog pa nitong isinara ang pinto sa driver's seat. Tahimik siyang pumesto sa passenger seat. Manakanak ang sumusulyap sa katabi. Hindi nabanggit sa akin ni Regine na may boyfriend ka na. Sa wakas, nagsalita din ito. Kaibigan ko lang si Lucho. Hindi ko siya boyfriend. I see. He snorted. Napaka-generous mo naman pala sa mga kaibigan mo. You let them kiss you on the lips. Hindi nakaligtas kay Patricia ang ini sa tinig ni Alejandro. At ipinagtaka niya iyon. Pabubulaanan sana niya ang obserbasyon nito. Ngunit nagbago ang kanyang isip. Ano ba kung akalain itong boyfriend niya si Lucho? Wala namang masama dahil dalaga siya. At wala rin itong pakialam kung makipaghalikan man siya sa kahit na sinong lalaki. Pwede mo ba akong idaan sandali sa apartment ko? Magbibihis na ako saka ibababa ko itong mga dala ko. Hindi ito tumango. Hindi rin naman umiling. Diyan lang ako sa may... I know where you live. Mahina ngunit may diing sabi nito. Muli, tinitigan niya na may pagtatakang katabi. Ano ba ang problema nito? Kung ayaw nitong sundin siya, edi sana sinabi nito sa asawa. Alam naman niya ang bahay ng kaibigan at kaya niyang magpunta doon na mag-isa. She crossed her arms and pouted her lips. Walang magyayari kung magpapadala siya sa unti-unti ng umaahong inis at patulan ng lalaki. At marami na rin alalahanin sa isip niya para pagkaabalahan pang analisahin ang kakaibang kinikilos nito. 10 minutes later, huminto sila sa tapat ng apartment niya. Hindi na niya hinintay na pagbuksan siya ng pinto. Bit-bit ang mga folders, bumaba siya tuloy-tuloy sa pinto ng kanyang tinitirhan. She fumbled her door key, pero dahil parehong may bit-bit ang dalawa niyang kamay, nahirapan siyang hanapin iyon sa loob ng kanyang bag. Isang paras sa mga kamay ang kumuha sa mga folders na bit-bit niya. Alejandro's lean, long fingers brushed against her arm, sending shivers of excitement throughout her body. She looked up only to see him staring at her. Only a foot's distance and his lips could cover hers. At base sa paraan ng pagtitig nito sa kanyang mga labi, pareho lamang sila ng iniisip. Napalunok siyang bigla. Her throat suddenly went dry. Her nerves in heightened alert. Pero ang halik na kinasasabi kanya ay hindi nangyari. Tumuwi dito at naglagay ng mas ligtas na distansya sa pagitan nila. Hanapin mo na ang susi. Anito. Tumango na lamang siya dahil walang tinignan mo ba sa kanyang lalamunan. Hindi siya makatingin sa mga mata nito. Hiyang-hiya siya sa lalaki. She almost begged for the kiss. And silly of her para umakto ng ganoon. May asawa na ito at kaibigan pa niya. She silently uttered a thank you na makapa niya ang susi sa ilalim ng kanyang bag. Nanginginig ang mga daliring isinuksok niya ito sa keyhole. At nang mabuksan ang pinto, ay kagad siyang pumasok. Tuloy ka muna! Tahimik na sumunod si Alejandro. Ibinaba nito ang mga folder sa isang lamesita at sinipat ang kabuuan ng tinitirhan niya. Magbibihis lang ako. I won't be long. Ni hindi man lamang niya napansin ito. You are a fool, Alejandro. He let out a deep breath. He had almost kissed her. He wanted to kiss her at gusto niyang murahin ang sarili niya. He was married, for Christ's sake. And just the mere thought of desiring another woman, sapat ng masabing pagtataksil. But he couldn't help himself.
Una pa lamang niya makita si Patricia, attracted na siya rito. She was not the ravishing beauty na karaniwan na itipo niya. But the moment he looked into those intense eyes, as dark as the night itself, sigurado siya may nagbago sa kanya. May pinukaw itong damdamin na hindi nagawang buhayin ng mga babaeng nakarelasyon niya. Pero kaibigan pala ito ni Regine. Regine was his childhood sweetheart. Matagal lang magkaibigan ang kanilang pamilya at inasahan ng mga magulang nito at ng lolo niya na silang dalawa ang magkakatuluyan. He adored Regine, cared for her, but he also intended to court Patricia at wala siyang balak na itago yon kay Regine. Ngunit unang gabi pa lamang ng pag-akyat sana niya sa ligaw, napuno na niya ang indifference ni Patricia. Bukod sa simpleng pagbati, iniwan na siya nito sa company ni Regine. At kahit sa mga bibihirang pagkakataon na kasama nila ito sa mga lakad nila, dumidistansya ito sa kanila. She wasn't interested. Yun ang sumagi sa isip niya. Hindi siya sanay sa rejection, so he opted to marry Regine to hide his bruised pride. But the attraction did not wear off, kaya kinailangan na rin niyang umiwas dito at panatilihing civil ang pakikitungo sa dalaga. Alejandro? Patricia's soft voice jerked him from his reverie. Muntik na siyang mapasingap na makita ang eyes nito. Dressed in a light brown capri pants and a floral off-shoulder blouse, her hair set up in a neat braid, she looked so fresh and innocent. It took every ounce of his self-control not to take her in his arms and kiss her passionately. He cleared his throat. Halika na! He wanted to touch her, kahit sa braso lang. Pero alam niyang isang malaking pagkakamali kung gagawin niya iyon. Minabuti niyang lumabas na. Pilit tinibig ang pansin, ang matamis na samyo ng pabungo nito, na nalalanghapan ang kanyang ilong. It is about time. Akala ko hindi na kayo darating. Masayang salubong sa kanila ni Regine, nang sapitin nila ang mansyon ng mga Benavista sa Ayala, Alabang. Mas maliit ito kumpara sa mansyon ng mga ito sa Paranaque. But still, the house boasts of wealth. Kagad niyakap ni Patricia ang kaibigan. Hindi nakaligtas sa kanya ang pamumutla nito at ang patuloy na pagkahulog ng katawan. Bahagyading nangingitim ang paligid ng mga mata nito. Pasensya ka na, napadaan pa kasi ako ng bahay para magbihis. And about your call, naglobat na yung cellphone ko kaya biglang naputol. Okay lang. Kumalas ito at yumakap naman sa asawa. Patricia ignored the twinge of jealousy she felt. Hindi ka naman ba sinimangutan nitong asawa ko? Alejandro had a scowl on his face. Napangiti siya sa itsura nito. Nope, he is a very pleasant driving companion. May panunoksong banggit niya. His scowl deepened. Good, gusto ko magkasundo kayo para... Regine. May pagbabanta sa tinig na putol ni Alejandro. Nawala naman ang ngiti sa mga labi niya. Ang mabuti pa, kumain na tayo. Kanina pa nagre-reklamo ang mga alaga ko eh. Aniya. Bumalik ang sigla sa mukha ni Regine. Kumapit ito sa braso niya at sabay silang nagtungo sa dining room kasunod si Alejandro. Ikaw ba ang nag-prepare nito? How I wish! Pero matagal na ako hindi nakakapagluto. Courtesy lang yan ni Manang Lydia. Inalalay ni Alejandro ang asawa para umupo. Siya naman ay umupo na rin sa silyang nakalaan sa kanya. Nang di sinasadyang mapasulap siya kay Alejandro, nakakunot pa rin ang noon nito na nakatitig sa kanya. Hindi na lamang niya ito pinansin. Bahagya siyang pinamulahan ng pisngi nang mapansing pinagmamasdan din siya ni Regine. Malungkot ang mga mata nito. Tipid ang ngiti sa mga labi. Halos walang umiimik sa kanila na magsimula silang kumain. Hindi malasahan ni Patricia ang masasarap na pagkain nilagay niya sa kanyang plato. Suddenly, she became uncomfortable. Regine, ay... Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil dumaing ito. Sabay hawak sa dibdib. Intense pain visible in her face. Kaagad ay nasa tabi na nito si Alejandro. Regine, anong nangyayari? Masakit ang dibdib ko. Muli itong dumaing. Alejandro, dali na natin siya sa ospital. Kaparamihistro ang takot at pag-aalala sa kanilang mga mukha. Muling dumaing si Regine. Her face now ashen. Ginigitawa na ito ng malamig na pawis sa noo. Hold her, ihahanda ko lang ang kotse. Inalalayan niya ang kaibigan. Nanlalamig ng palad itong mahigpit na nakahawak sa kamay niya. Halos takbuhin naman ni Alejandro ang pinto. Dinig ang malakas sa pagtawag nito sa driver. Patricia. Regine's voice was so weak na lalong nagpakaba sa kanya. Shh, huwag ka nang magsalita.
dadalhin ka namin sa ospital. Everything will be alright. Aniya sa nanginginig na tinig. Tumutulo ng luha mula sa kanyang mga mata. She held her friend tightly, wishing she could give some of her strength to her. Nang lumitaw si Alejandro, kaagad nitong binuhat ang asawa. Mabilis siyang sumunod sa mga ito. Kaagad ipinasok sa ICU ng Asian Hospital Medical Center si Regine. Naratili siya roon hanggat di nasisigurong maayos na ang lagay ng kaibigan. Nasa waiting room sila. Alejandro was nervously pacing back and forth. Nakaupo naman siya at halos mapunit ng laylayan ang capri pants niya na kanina pa niyang nilulukot. What is taking them so long? Iritadong tanong nito. Bakas ang labis sa pag-aalala sa mukha nito. Silently, her heart went out to him. Mahal na mahal talaga nito si Regine. Umupo ito sa tabi niya. Sapo ng mga kamay ang ulo. Dama ni Patricia ang tensyon, ang takot na nararamdaman nito. Dahil ganoon din ang nararamdaman niya. Alejandro, she whispered softly. Her hand touched his shoulder. His muscle rippled at her touch. He looked at her sideways. Umayos ito ng pagkakaupo at hinawakan na mahigpit ang kanyang kamay. Hindi niya tinangkang bawiin iyon. Kailangan siya nito ngayon bilang kaibigan at wala siyang balak iwan ito. Sa sarili niya lamang niya ang nararamdaman. Ilang minutong nasa ganoon silang ayos, holding each other hand, not talking. At kahit paano'y nakatulong iyon para kumalma ang tensyon habang hinihintay nila ang paglabas ng doktor. Ilang minutong lumipas, lumabas ang attending physician ni Regine. Kaagad nila itong nilapitan. Doc, how is she? She is stable for now. What happened? She had a heart attack. It's myocarditis, heart inflammation. Isa iyon sa complications ng sakit niya. Naitakip ni Patricia ang isang kamay sa bibig upang wag mapahagulhol. Si Alejandro naman ay tahimik lamang ngunit nagngangalit ang mga bagang. Sa ngayon, nagsisimula pa lamang ang pamamaga pero kailangan nating i-monitor ang condition niya round the clock just to make sure. Can't you do something to help her? Alejandro, systemic lupus is very rare, lalo na dito sa Pilipinas. Presently, wala pang natutuklas ang gamot. All we can do is to relieve the symptoms at alaga ang wag nang maapekto ang iba pang mga vital internal organs niya. Puno ng pangunawang tinapik nito ang balikat ng asawa ng pasyente. I'm sorry, Alejandro. I know this is hard for you, pero hanggang doon lang talaga makakaya namin gawin. How long does she have? Umiiling ang manggagamot. Ayoko siyang taningan. Regine is a fighter. Nilalabanan niya ang sakit. At hindi rin naman natin masasabi. Ngayon na apektado ng kanyang puso, maaari siyang atakihin muli anumang oras. So we have to be very careful. Sa ngayon ang maipapayo ko lamang sa inyo, iwasang bigyan siya ng maaaring ikasama ng loob niya. And don't get her too stressed by anything. Tumangot-tango si Alejandro. Salamat, Doktor. The physician smiled affectionately. Rest assured that we are doing our best to help your wife, Alejandro. I know. Salamat po. Nang umalis sa manggagamot, nangihinang muli itong napaupo sa bench. Sumandal ito at ipinikit ang mga mata. Halata sa mukha nito ang pagod. Do you want anything? Coffee? Dumilat ito at kumiti sa kanya. Ngiting hindi naman umabot sa mga mata. Nagugutom ka ba? Tanong nito. Umiling siya. Kukuha lang ako ng coffee sa vending machine. Hindi na niya hinintay pa na sumagot ito. Bumalik siya na may witbit na dalawang cup ng mainit na kape. Iniabot niya ang isa dito. Nagpasalamat ito. Umupo siya sa tabi nito. I am sorry, Patricia. For what? For dragging you into this. She took a sip of her coffee. The heat trailed down to her throat, calming her a bit. You didn't drag me into anything, Alejandro. Pareho tayo nag-alala kay Regine. Pareho natin siyang mahal. Malalim ang buntong hiningang pinakawalan nito. Baka gusto mo nang umuwi, iahatid na muna kita. Pinapalayas mo na ba ako? Sinadya niyang langkapan ng biro ang sinabi. Nakuha naman niya ang reaksyon na inaasahan. He chuckled and she smiled back. Suot mo na pala yan. Puna nito ang mga mata ay nakatuon sa suot niyang bracelet. It is a golden chain with beads of small hexagonal Ceylon sapphires and deep blue. She jangled the bracelet. Yes, salamat ha. This must have cost you a fortune. Narinig niyang muli ang maikling tawa nito. I want to stay, Alejandro, kung hindi mo mamasamain. You are very much welcome.
Muli siyang umiti. Nagkamali na si Regine kinabukasan at base sa vital signs nito, maaari na itong ilipat sa pribadong silid. Siya ang kasama ng kaibigan habang nililipat ito ng kwarto. Wala noon si Alejandro dahil pinauwi muna niya ito para makapag-shower. Pagbalik nito, siya naman ang uuwi. Kamusta na ang pakiramdam mo? Weak. She giggled softly. Halatang nanghihina pa rin ito. Bahagya pa rin itong humihingal. Kailangan mo lang daw ng mahabang pahinga, then you will be good as new. She tried to sound buoyant, pero bumuntong hininga lang ang kausap. It's okay, Patricia. You don't have to cheer me up. Malungkot siyang umupo sa silyang nasa tabi ng kama at hinawakan ang kamay nito. Regine, tumitig ito sa kanya. Malungkot ang mga mata nito, kahit pa nakapaskil sa mga labi nito ang isang ngiti. I am glad na naging kaibigan kita. Nag-init ang kanyang mga mata at may bumikig sa kanyang lalamunan. Ako din naman. Can I ask you something? Ano yun? Ano ang tingin mo kay Alejandro? Nabigla siya sa tanong nito. Nag-stammer tuloy siya. Well, ano? Muli siyang tinitigan ni Regine. This time, nanunukso na ang ngiti nito at bahagya siyang pinamulahan ng pisngi. Okay lang, huwag mo nang sagutin. Muntik na siyang mapabuga ng hangin. Regine, yun tungkol dun sa sinabi mo sa akin noon. Biglang lumungkot ang anyo nito. Kalimutan mo na yun. You are right. Hindi tamang halingin ko yun sa'yo. I will think about it. Namilog ang mga mata nito at kagat na tumitig mula sa kanya. Patricia? Hindi siya sumagot. Isang ngiti at isang mariing pisil lamang sa palad nito ang ginawa niya. Pero sapat na yun para mapasaya ang kaibigan. Hindi na niya kailangan pang pag-isipan. Na mga oras na iyon, nakabuo na siya ng desisyon. Payag na siyang maging baby maker nito. Naghintay pa muna sila ng ilang araw hanggang malakas na si Regine bago sila nagpa siyang sabihin yon kay Alejandro. What? Kulang ang sabihing na shock ito. We are having a baby, Alejandro, through artificial insemination. At pumayag na si Patricia na maging baby maker. Narinig ko. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit pumasok ang ganyan ka-ridiculous na idea sa utak mo. Darling, di ba gusto mong magkaanak? Yes, but Regine, napag-usapan na natin to before. Hindi ba't sinabi ko na huwag mo nang pilitin ang sarili mo? Nanrilis ang uso ng babae. Mukhang hindi ito magpapatalo kay Alejandro at nangangamba si Patricia na baka makasama sa kaibigan ang pagtatalo ng dalawa. Nagpa siya siyang mamagitan na. Alejandro, kunot noong tumitig ito sa kanya. She gave him a warning look. Pwede pa tayong mag-usap sa labas? Ayan nito. Nagpaalam itong sandali kay Regine. Sumunod siya. Ano ba ang pumasok sa isip niyang kaibigan mo? That is the most absurd idea I've ever heard. Calm down, Alejandro. Calm down? Nakuha mo pang sabihin yan? Alalahanin mong sinabi ng doktor. Hindi dapat binibigyan ng sama ng loob si Regine. Baka maulit yung atake niya. Naiinis na naisuklay nito ang mga daliri sa buhok niya. Pinagbastan niyang mabuti ang lalaki. Halata ang pagod at puyat sa mukha nito. There were dark shadows under his eyes. Alejandro, ikaw lang naman iniisip ni Regine kaya siya nag-decide sa ideyang yun. Tumingin ito sa kanya ng tuwid. At ikaw, kapakanan ko din ba ang iniisip mo kaya ka pumayag? Natahimik siya. Alam mo ba kung ano itong pinasok mo, Patricia? I am doing this because of Regine. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kaya't handa mong isakripisyo ang sarili mo? May ilang sandaling tinitigan ito ang kanyang mukha, pababa sa kanyang katawan. May gumuhit na isang nang-uuyam ng ngiti sa mga labi nito. Tell me, Patricia, nakailang boyfriend ka na? Naguguluhan siya sa tanong nito. Ha? Answer me! Umiling siya. Lumapad ang ngisi nito. You've never had a man and yet pumayag ka maging baby maker? Alam mo ba kung paano nabubuo ang isang bata? Naningkit ang kanyang mga mata. Teacher ako. I am not dumbed. And you are still determined to pursue this. This crazy idea? Look, Alejandro, hindi naman natin kailangan gawin ang natural na paraan. May mga artificial methods na pwedeng gamitin. We just need, your... Hindi niya magawang sabihin ng nais. My sperm, he said carelessly. Nag-init ang magkabilang pisngi niya. Paano kung ayoko ng mga artificial methods? Will you do it with me then? She gasped. Hindi siya inosente para hindi makuha ang ibig nitong sabihin. Alejandro, hindi naman kailangan umabot sa ganun. I'm sure...
Gusto kong malaman ang sagot mo. Bumilis ang tibok ng puso niya. She looked straight into his eyes, which was a mistake. His gaze seemed to penetrate her insides, burning her. Well, Patricia. Lumapit ito sa kanya until their bodies almost touched. Sinusubukan siya ng binata. Tinatakot siya at ayaw niyang magpa-apekto. Pilit niyang sinalubong ang mga mata nito. I will do everything for Regine Alejandro at hindi ang magbabago ang pasya ko. Nag-isang linya ang mga labi nito, tumalikod at mabilis na lumayo. Saka pa lamang niya pinakawalan ang hiningang kanina pang pinipigilan. Pakiramdam niya ay hinang-hinasiya. Isang linggo na ang lumipas, magbuhat ng makalabas ng ospital si Regine at palagi siyang naroon sa bahay ng mga ito para alagaan ang kaibigan. At sa tuwing naroon siya, halata ang pag-iwas si Alejandro. Hindi niya alam kung ano na napagkasundoan ng mag-asawa regarding the baby thing. Nahihiya naman siya magtanong kay Regine dahil baka magmukhang siya pa ang mas excited. The answer she needed came several more days later. Pumayag siyang muli na sumalo sa hapunan ng mag-asawa. May maganda akong balita. Excited na sabi ni Regine habang inihahanda nila ang mesa. Pumayag na si Alejandro. Muntik nang dumulas ang platong hawak niya. Bigla rin ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nang masdan niya ang babae ay hindi naman ito nakatingin sa kanya. Masaya nitong inaayos sa mga kubyertos. Paano mo siya nakumbinse? Sa totoo lang, wala akong ginawa. Ikaw nga sana ang tatanungin ko. Ano bang pinag-uusapan ninyo nung lumabas kayo ng room ko? Naging mailap ang mga mata niya. Wala naman. Nangunot ang noon nito at waring nag-iisip. Baka naisip lang niya na wala namang masama sa gusto mo. Baka nga. Lumunok siya. Huwag mo na lang kasing isipin ang rason. Ang mahalaga, pumayag na siya at magiging kumpleto na rin ang family ninyo. Itinigil nito ang ginagawa at humarap sa kanya. Patricia, are you really sure gusto mong gawin to? Ayokong isipin na napipilitan ka lang dahil naaawa ka sa akin. Malinaw ang isip ko at kusang loob ko itong gagawin dahil kaibigan kita. Pero... Hey, hinawakan niya ito sa magkabila ang balikat. Bakit mukhang ikaw pa yata nagdadalawang isip ngayon? There was a worried look on Regine's face. Naisip ko lang kasi. Napakalaking sacrifice sa parte mo ang gagawin ko. Hindi birong mabuntis at lalong hindi birong iwan ang isang anak pagkatapos. Parang may bumikig sa kanyang lalamunan. Alam niyang masasaktan siya and she would never be the same afterwards. Pero ano nga ba ang konting sakripisyo kung mapapaligaya niya ang isang taong itinuring na niyang kapatid sa mga huling sandali ng buhay nito? Wala namang sugat na hindi naghihilom ng panahon. Someday, she would forget and move on. Ganun lang yun. Alam ko ang konsekwens ng gagawin ko. At handa na ako, Regine. Maluhaluhang niyakap siya ng kaibigan. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya ngayon. This means so much to me. Thank you, Patricia. Mahigpit din ang naging yakap niya. The next several days were spent with visits to an obstetrician gynecologist. Kailangan kasing i-monitor ang ovulation period niya para masigurong mabubuntis siya kaagad. Nakipag-coordinate na rin si Regine sa St. Luke's Medical Center na magsasagawa ng sperm washing at intrauterine insemination sa kanya. Sa buong course ng pakikipag-usap nila sa mga doctors, bihirang magsalita si Alejandro. Hindi rin ito nakaringgan. Nang higit sa kinakailangan sagot kapag ito ay tinatanong, dahil siguro sa excitement na nararamdaman, hindi napansin ni Regine ang pananahimik ng asawa. Tanging siya lamang ang nakakapuna. Alam niyang tutol pa rin ang kalooban nito at ang pagtutol na iyon ay kadalasang ipinararating ng mga mata nito kapag nakatitig sa kanya. Mabilis na sa schedule ang IUI at base na rin sa mga test sa kanilang dalawa ni Alejandro, sapat na isang shot para mabuntis siya. Hindi pa man ay abot-abot na ang kanyang kaba. Sumapit ang araw na pinakahihintay nila. Maaga pa lamang. Sindo na siya ni Alejandro sa apartment niya. Hindi na ito isinama si Regine dahil masama ang pakiramdam ng huli. Wala silang kibuan habang nagbabiyahe. At nang sapitin nila ang clinic sa hospital kung saan isasagawa ang procedure, sandali silang pinagpahinga. Then Alejandro was called inside for the needed semen sample. Reluctantly, sumama ito sa nurse na tumawag dito. Ilang minuto lamang, lumabas na muli ang lalaki. Pulang-pula mukha nito at mababa kasi ng pinipigang galit sa mga mata. Pasalampak itong naupo sa tabi niya and never said a word.
kinailangan pa nila maghintay ng 20 to 40 minutes para sa sperm washing o ang paghihiwalay ng sperm sa seminal fluids. Tanging wash sperms lang kasi ang pwedeng i-inseminate sa kanya. Nang sa wakas ay siya naman ang tawagin. Mabuhay ang tindig niya dahil sa sobrang kaba. Patricia, naramdaman niya ang isang kamay ni Alejandro na umahawak sa kanya. Sa titig nito ay pilit pa rin itong pinagbabago ang isip niya. Ngunit matipid lamang siyang umiti. Binawi niya ang kamay na hawak nito at sumunod sa nurse. She was led to a room and was asked to put on a hospital robe. Sumunod siya. Pagkatapos ay direkta siyang humiga na sa isang examination table. Okay, Miss Patricia. Medyo may konting discomfort ito, but this will only take a few minutes. Anong doktor? Tumango lamang siya. Naramdaman niya ang pagpasok ng isang manipis na tubo sa kanya at napangiwi siya sa bahagyang kirot. Pero ilang minuto lamang, hindi na rin ito palabas. Ayan, tapos na. Just lie still for 30 minutes. May masakit ba? Wala naman po, sagot niya. Tumango ang doktor at iniwan na siya. Isang oras pa ang lumipas at pauwi na sila ni Alejandro. Optimistic ang doctor na hindi na nila kailangan ulitin ang procedure. Now they all have to do is wait. Nagugutom ka ba? Tanong sa kanya ng katabi. Hindi, let's just go home, Alejandro. Isinandal niya ang ulo sa headrest at ipinikit ang mga mata. Mixed emotions ang nararamdaman niya. Masaya dahil alam niyang magiging masaya na si Regine. Pero ang malaking bahagi niya ay nakakadama ng takot. Sinulyapan niya si Alejandro na tahimik lamang na nagmamaneho. But his hard grip on the steering wheel told her that he was as affected by the situation as she was. Natatakot siyang itanong kung ano ang iniisip nito. After what seemed to be the longest ride of her life, narating din nila ang apartment niya. Alejandro, galit ka ba sa akin? Hindi nakatiis na tanong niya. Sanay na siyang iniiwasan siya nito. Ngunit palagi naman silang civil sa isa't isa kapag silang dalawa ang magkasama. At hindi pa nangyaring hindi siya nito kinausap man lamang. Pero ngayon, pakiramdam niya ay nakagawa siya ng isang napakalaking pagkakamali na hindi nito mapapatawad. At ayaw man niya ay nasasaktan siya. Hindi ako galit sa iyo, Patricia. Tugon nito at hindi na nag-elaborate pa. Makontento ka na lang, Patricia. A silent voice hummed inside her head. Wala sa sariling napatango siya. Kanina pa niya gustong umiyak. Ngunit ayaw niya mag-breakdown sa harap nito. It will be the utmost humiliation on her part. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang pinto, leaving him staring at her. With shaky legs, she walked toward her front door. Pero bago pa niya maabot iyon ay isang malakas na kamay ang humatak sa kanya. She was enclosed in his warm embrace. The way he caressed her hair was enough to open dams of emotions she had bottled up. And cry, she did. Nilabas niya ang lahat ng takot at pangamba. Shh, it's alright. It's going to be alright. Pag-aalo ni Alejandro. Humiwalay siya sandali at marahas na pinahid ng likod ang mga palad ng luha. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang umiyak. It's just that... Fresh tears flowed. Kanina kasi, it was the most embarrassing moment of my life. Hiyang-hiya talaga ako. Narinig niyang tumawa ito ng marahan. Sino ba ang hindi? Nagtatakang tumingin siya rito. Alam mo ba kung anong pinagawa nila sa akin para makakuha ng semen sample? Kahit hindi nito sabihin ay na-imagine niya. And the image it conjured made her blush. The last time I did that kind of thing, noong nasa high school pa yata ako. Puno ng amusement ang tinig nito na nahawa na rin siya. She giggled. Bigla ito naging seryoso. Patricia? Tumitig siya sa lalaki. Her eyes still misty with tears. Marahan itong dinama ang kanyang labi, making her gasp. His touch was so shockingly arousing. You have nice lips. Wala sa loob na nasabi nito. Titig na titig ito sa mga labi niya. Nagtatalo ang loob nito. She could feel his desire to kiss her. And so she waited. Ngunit tanging isang mabining haplo sa kanyang pisngi ang ginawa nito bago siya pinakawalan. Sige na, pumasok ka na. Kailangan mo magpahinga. Wala siyang masabi. Yumuko siya at sinunod na lamang ang sinabi nito. She closed the door behind her. Ilang sandali pa ay narinig na niya ang ugong ng papalayong kotse. Nanghihinang lumakad siya at napaupo sa may sofa. Isinobsob niya ang mukha sa dalawang palad at umiyak. Nadatna ni Axel, ang nakatatlo ng kapatid sa bar ng kanyang bahay.
Itinawag ni Alicia sa kanya ang pagdating nito. Mukhang marami nang nainom si Alejandro, pero wala pa rin itong balak na huminto. Oh kuya, napadalaw ka. Nariyan ka na pala, pwede mo ba akong samahang uminom? Napailing siya, mukhang malaki ang problema ng kapatid. Umupo siya sa stool na katabi nito. Nagsala ng alak sa isa pang baso. Hindi pa man siya nagtatanong, nagsimula na ito magkwento. So, this Patricia, best friend siya ni Regine? Oo, and she just agreed to have your baby. Through artificial insemination, we just had a procedure this morning. So, anong problema? His brother sighed deeply. I don't know. Hindi ko rin maintindihan kung bakit sa halip na matawa ako, para napakabigat ang pakiramdam ko. She is doing us a big favor, pero napakalang injustice na nagawa namin Regine sa kanya. Teka muna, ang akala ko ba pumayag siya? Yes, dahil malaki ang utang loob niya sa pamilya ni Regine. Ganun ba? Muling tumungga ng alak si Axel. Gumuhit ang init noon sa lalamunan nito. Pinagmasdan nito ang kapatid. Personally, wala ako nakikitang problema. Hindi yun naman siya pinilit. Alejandro scowled. Hindi niya nagustuhan ng komento ng kausap. Why do I have this feeling na may hindi ka pa sinasabi sa akin? Puna nito sa iniakto niya. Ibinagsak niya ang hawak na baso sa mesa. Sumandal at pagod na hinagot ang mga daliri ang noo. I love her. He whined. Sabi ko na nga ba? Sa sarili ay palatak ni Axel. You love her. Kuya, may asawa ka na. I know. Then, are you and Patricia having an affair? Of course not. Alam mong hindi ko magagawang magtaksil kay Regine. I have been faithful to her since the day we got engaged. Pero si Patricia ang mahal mo. Parang bigla ako nalito. Napamura si Alejandro. It's a long story. Well, narito na lang tayo. Bakit di mo ikwento sa akin? Umpisan mo sa kung bakit si Regine ang pinakasalan mo, gayong si Patricia naman palang mahal mo. Ikinuwento nga niya sa kapatid ang buong pangyayari. It's the most stupid mistake I've ever made. Yeah, stupid. Damn, Axel. Ayoko magtaksel kay Regine. Pero sa tuwing nakikita ko si Patricia, nabubuhay ang damdamin ko sa kanya. Would you believe na ilang ulit ko nang kinontrol ang sarili ko na halikan siya? She has a walking temptation. Problema nga, mahirap pa namang pigilin ang sarili, lalo't mahal mo talaga ang isang tao. Naalala ni Axel, sa minsang pagkakamali niya noon, muntik na siyang mabigo na makuha ang loob ni Alicia. Naiintindihan na niya ngayon ang kapatid. Nagagalit ito sa sitwasyon. Ngayong posibleng dalhin ni Patricia ang anak nito, hindi na nito magagawa pang iwasan ang dalaga. Naiiling na sinalina niyang muli ng alak ang kanyang baso. Wala rin siyang maisip na maipayo sa kapatid. Mahigit 2 linggo na mula na mag-undergo si Patricia ng IUI. At itong nakaraang mga araw, nakakaramdam siya ng pagbabago sa katawan. Ngayon nga'y halos ilabas na niya ang bituka sa pagsusuka. Humihinga na sumandal siya sa dingding ng CR. Pawisan siya at hilong-hilo. Hindi na niya kailangan pang kumonsulta sa doktor upang malaman ang kalagayan niya. Positibo siyang buntis na siya. Dinadala niya na nga ang anak ni Alejandro. Inayos niya ang sarili at lumabas. Walang tigil na katok ang narinig niya nang nasa sala siya. Madilim ang mukha ni Lucio nang mapagbuksan niya. Kulang na lamang ay balyahin nito ang pinto nang pumasok. Ano itong nasabi sa akin na nag-resign ka na daw? Nagtatakang tumingin siya sa binata. Bakit kung umakto ito ay parang big deal dito ang pag-resign niya? Bakit ka sabi nag-resign? Walang softness ang tinig na usisa nito. Hindi ko na siguro tungkuling ipaalam pa sa'yo ang lahat ng ginagawa ko. Katwira niya. Magkaibigan tayo. Yun na nga eh, magkaibigan lang tayo. Sinadya niyang binigyan diin ang relasyon nila. Patricia, you didn't. Sabihin mong hindi ka pumayag sa gusto ni Regine. Naging mailap ang mga mata niya. Bigla itong napamura. Sinira mong buhay mo. It's my life and it's my choice. Kapamataas ang mga tinig nila. Nagpalakad-lakad ito sa harap niya. Pilit tinitimpi ang umaalsang galit. Naalarma na siya. Hindi na niya gusto ang kinikilos nito. Parang hindi na itong Lucio na kaibigan niya. Ngayon lamang niya nakita ang ganitong personalidad ng bata. Please, Lucio. I'm sorry kung hindi ko nasabi sa'yo. But it is my decision to make. Kung ano man ang consequences, handa akong harapin. At wala ka na magagawa para baguhin ang desisyon ko. Now, kung wala ka nang sasabihin, I'd like you to leave. Parang hindi siya narinig nito. Kapag nabuntis ka,
pag-uusapan ka ng mga tao, malalagay ka sa kahihiyan. Sa sarili lamang yun sinasabi ng binata, ngunit sapat ang lakas ng tinig nito para marinig niya. Pero may paraan pa. Nahilot niya ang sentido at sisimulang pumintig. Lucio, please, just leave. Magpakasal tayo. What? It wasn't a question. By the gleam in his eyes, parang siguradong sigurado ito na papayag siya. The look he gave her made her feel goosebumps at the back of her neck. May kaibigan akong judge. Pwede niya tayong ikasal agad. Lucio, wala akong balak magpakasal sa'yo. His voice softened but was sarcastic enough it scared her. Bakit naman? He stepped nearer. On impulse ay napatras siya. He must have noticed her fear kaya lalong lumakas ang loob nito. We love each other at matagal na rin tayo magkaibigan. Napailing na lamang siya in desperation. Batid niyang kahit anong paliwanag niya ay hindi na ito makikinig. You're crazy! Lumapad ang ngisi ni Lucio at muling humakbang palapit sa kanya. Sa kaatras niya ay tumama ang likod ng kanyang tuhod sa gilid ng sofa at kung hindi siya nahawakan ng binata sa bewang, baka nabuwal na siya. He did not let her go. And that instant, she felt trapped. Lucio, bitiwan mo ko! Pilit niyang itinutulak ito sa dibdib. Oh, kung gusto mo namang unahin muna ang honeymoon. Aba, mas okay na sa akin yun. Tingin ni Patricia ay kausap niya ng isang demonyo at nanginginig na siya sa takot. Bitiwan mo ko! But instead, he ravished her with carnal kisses on her face and neck na kahit anong pagpupumiglas niya ay hindi siya makaiwas. Lucio, bitiwan mo ko! You heard the lady! Kapwa sila napalingon sa aninong nakatayo mula sa nakabukas na pinto. Alejandro? Lumapit ang lalaki sa kanila. Bahagyang lumuwang ang pagkakayakap ni Lucio sa kanya, kaya nagawa niyang makawala. Kaagad siyang tumakbo kay Alejandro at nagkubli sa likuran nito. Narito na pala ang knight in shining armor. Pambubuskan Lucio. Napahawak siya sa braso ni Alejandro. Base sa paggagalawan ng muscles nito, galit na galit ang lalaki. Bibilang ako ng tatlo at kapag hindi ka pa umalis, ilalampaso kita palabas ng bahay na to. Kalmante, ngunit may pagbabantang utos nito. Ngumisi lamang si Lucio at nakipagsukatan parang titig sa bagong dating. Ang yabang mo, marunong ka ba talagang makipagsuntukan? Baka ikaw ang mailampaso ko, pare. Nakita ni Patricia na nag-igding ang mga bagang ni Alejandro. Kumuyom din ang mga kamay nito. Namumuti ang mga knuckles. Kung hindi patitigil si Lucio, uuwi itong bali ang ilong. Nang humakbang ito palapit sa binata, lalo siyang kinabahan. Tinangka niya itong pigilan. Alejandro, marahan lamang siyang tinabag nito palayo. Kung sa taas ay hindi nagkakalayo ang dalawang lalaki, ngunit hindi hamak na mas matipuno ang pangangatawan ni Alejandro kaysa rito. Nakitaan niya ng bahagyang intimidation si Lucio na magkalapit ang dalawa. Bakit hindi mo subukan? Patricia held her breath. Abot-abot din ang dasal niya na sana'y umalis na lamang ang dating co-teacher. Nakita niyang unconsciously, napatras ito. Napansin din ito ni Alejandro. Uulitin ko, bibilang ako ng tatlo. Isa! Lucio looked at her with contempt. Nanlilisik ang mga mata nito. Dalawa! Alejandro's voice boomed. Hindi pa tayo tapos, Patricia. He hissed and then left. Nang mawala ang binata sa paningin ni Patricia at may isa rin Alejandro ang pinto, saka pa lamang niya pinawalan ang kabang naramdaman. Muntik na siyang mapasalampak sa sahig kung hindi siya kagad nasalo ng asawa ni Regine. Patricia, are you alright? Hindi siya makapagsalita. It was all too unexpected. Hindi niya akalaing magagawa ayon ni Lucio sa kanya. Namumutla ka. Inalalayan siya ni Alejandro para makaupo sa sofa. I'm alright. Tumayo itong muli at nagtungo sa kusina. Pagkalabas nito, may dala na itong isang baso ng tubig at iniabot sa kanya. Nangalahati kaagad niya ang laman niyon. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. May ginawa ba sa iyong lalaking yun? She shook her head. You came in time. Nanginig siya nang maalala kung paano siyang niyakap nito at pinaghahalikan. Kung hindi dumating si Alejandro, baka nga may nagawa na sa kanya si Lucio. He wanted me to marry him. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon si Lucio. I thought he was my friend. Nakita nito ang takot sa kanyang mga mata. Hindi na safe na manatili ka pa dito. She looked up with teary, doe-like eyes
And right then, he wanted to hold her. Siguradong babalik ang lalaking yun. And I can't stay here to protect you. Her face went pale. Terror was written all over it. Ramdam din niya ang panganginig nito. Patricia, naririnig mo ba ako? Bahagya sinitong ni Yugyug. Noon lang nagising ang diwa ng dalaga. Sige na, magbihis ka na at mag-impake ka ng ilang gamit. Saan ako pupunta? Iuuwi muna kita sa bahay. Mas magiging ligtas ka doon. Who knows kung ano pang maisip gawin ng Lucho na yun pagkaalis ko. Pero, nagtatanong ang mga mata ni Alejandro na tumitig sa kanya. I can't live without you. Nangunot ang noon ito. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay ninyo kung makikipisan ako sa inyo ni Regine? Parang gusto nitong matawa sa naging sagot niya. A crazy man just left your house. And who knows when he will be back and what he will do? At mas inaalala mo pa ang sasabihin ng mga kapitbahay ko kaysa sa kaligtasan mo? Alejandro, hindi mo maintindihan. O sige, ipaliwanag mo. Napayuho siya. Paano ba niya sasabihin dito na buntis na siya, na hindi siya komportableng makasama ito sa iisang bubong dahil baka hindi niya makontrol ang sarili niyang damdamin? Na baka hindi niya mapigil na ilapit ang sarili dito, ang magdemand ng oras at ang karapatan dahil dinadala niya ang anak nito. Kapag nangyari iyon ay masasaktan siya, si Regine, at ayaw niyang gawin iyon sa kaibigan. Hindi na siguro babalik pa dito si Lucho. He sneered. Sigurado ka? Still a bit petrified? Hindi niya malaman kung iiling ba o tatango. Alright, kung ayaw mong pumisan sa amin ni Regine, doon ka na lamang muna kina Axel. Axel? My brother, may bahay sila ng asawa niyang si Alicia sa Pasay. You will be safe there. Nakahinga siya ng maluwag. Kaya mo bang mag-impake mag-isa? You look a little pale. Iniisip ni Patricia kung dapat na ba niyang sabihin kay Alejandro ang kalagayan niya. Malalaman din naman ito, hindi ba? Alejandro, may kailangan kang malaman. He stared at her inquiringly. I think the IUI worked. I think I'm pregnant. The look he gave her is one of astonishment and disbelief. Nabigla ito sa balita. Tiyak iyon. Well, parang gusto nitong matawa. Naramdaman niya ang pagkaasiwa nito. Tumayo ito at ini-adjust ang buhol ng necktie na para bang nasakal itong bigla. I think I'll just wait for you outside. Walang salitang tumalikod ito at lumabas ng apartment. Parang gustong manlumo ni Patricia. Kung tunay siguro silang mag-asawa, baka tumalun ito sa tuwa sa ibinalita niya. Hindi yung parang isang life sentence ang narinig nito. Pumasok na siya sa silid niya at inayos ang mga dadalhing gamit. Simula pa lamang ito, marami pa siyang sakit na pagdadaanan. She just prayed that she is as emotionally strong as she wanted herself to believe. Masama sa buntis ang nag-iisip. Napalingon si Patricia kay Alicia. Naroon siya sa terrace ng two-story house ng mga ito na nasa isang subdivision sa Pasay City at magdadalawang linggo na siya roon. Hindi ito kasing grande ng mansyon ng mga Bulavista sa Paranaque at ng villa ni Alejandro sa Ayala, Alabang. Isang ngiti ang ibinigay niya sa bagong dating bilang pagbati. Ikaw pala, Alicia! Lumapit ito. Even in her second trimester of pregnancy, maliksi pa rin ang kilos ng babae. How is the baby? Tanong nito. Okay lang. Kagagaling lamang nila ni Regine sa OB. As usual, katulad ng naunang check-ups niya mula na makumpirma ang kanyang ni anino ni Alejandro, ay hindi man lamang na nakikita. Binigyan ako ng doktor ng mga vitamins para sa baby. Good! Napasulap siya sa maumbok ng tiyan nito. Ikaw, kailan ang schedule ng check-up mo? Kailan ba ang labas niyan? Alicia touched her bulging belly fondly. Next week pa ang check-up ko at by mid-October pa ang labas ng mga to. 4 months to go na lang. Mukhang excited ka na. Yup, nung nalaman ko palang nabuntis ako, excited na ako. Lalo na si Axel. Mas dumobli pa nung malaman namin na kambalang dinadala ko. Muli itong umiti. Axel wants a big family. Gusto ko rin ng malaking pamilya. Was what she wished for ever since she fell in love. But she kept that wish to herself. Pareho kami ni Axel na simpleng buhay lang ang gusto. At saka may sentimental value sa kanya tong bahay. Pinundara niya ito nung binata pa siya. Nung hindi pa natutuklasan na isa siyang Buenavista. Bakit nga pala dito kayo nakatira? I mean, this place is beautiful. Nagtataka lang ako kasi mayaman ng mga Buenavista. Pag-iiba niya ng usapan. Patricia frowned.
Palaisipan sa kanya ang sinabi nito. Hindi mo ba alam ang buong kwento? Umiling siya. Kailan lang naman kasi nagkakilala magkapatid? Alam mo, ganito kasi yun. Ikinuwento ni Alicia sa kanya kung paano nagkahiwalay ang magkakapatid dahil sa isang trahedya. Maraming taon na nakararaan. At tayang apat na bahagi ng isang medalyon lamang ang palatandaan ng magkakapatid ng isa't isa. You mean, hindi pa nila nakikita ang dalawa nilang kapatid na babae? Hindi pa, but I have a strong feeling na malapit na sila magkasama muli. Sandali siyang natahimik at inabsorb ang mga sinabi nito. Alam mo, kung hindi pa ako naharas ni Lucho, hindi ko pa mamamalayan na may kapatid pa pala si Alejandro. Hindi ko kayo makikilala. You don't know much about Alejandro? Alanganin siyang umiling. Bihira naman kasi kami magkausap, lalo na nung ikasal sila ni Regine. Malalim ang bundok hiningang pinakawala nito. Patricia, hindi ko alam kung anong story ninyong tatlo. Kailan ko lang din nakilala si Regine at Alejandro. And now, you. I know you and Regine are friends. Maybe you loved her more than that. I love her like a sister. Yes, halata ko naman eh. At hindi nakakapagtaka yun. Regine is the most gentle person I've ever known. Kaya lang, Alicia's look is one of confusion. I still can't understand kung bakit ginawa mong ganyan kalaking sakripisyo. Malaki ang utang na loob ko kay Regine, Alicia. Gano'ng kalaki? Para ipakipagsapalaran mo ang kinabukasan at buong buhay mo. You don't understand. Alicia shook her head and sighed disappointedly. Sa bagay, tama ka nga siguro. Wala akong karapatang mahimasok sa buhay at desisyon mo. Nakadama siya ng guilt. Muntik nang tumapak siya sa pamamahay nito. Wala itong pinakitang masama sa kanya. She treated her as a friend kahit pa wala itong gaano nalalaman sa kanya. I thought I was just doing Regina a favor. Pero hindi lang pala yun ang dahilan ng pagpayag ko para maging baby maker. She hesitated for a moment. I also did it for Alejandro. And for myself. She wanted to leave a part of her with Alejandro. Give him someone to remember her. Kapag namayo na siya. Puno ng pangunawang tinapik nito ang balikat niya. Mahal mo si Alejandro, ano? Pinamulahan siya ng pisngi. Ganun ba ako ka-obvious? Sa kanyang pagkabigla ay humagikik ito. Kahit pilitin mong itago, lumabas pa rin sa mukha mo. Para kayong mga pusa taga na lagi nag-iiwasan. But the way you look at him, kapag hindi siya nakatingin, it is the same way he looks at you. Ha? Huh? Don't worry, wala naman akong pinagsasabihan ng mga obserbasyon ko. Lalong lumalim ang pamumula niya. Kung si Alicia ay nahalata ang damdamin niya, paano pa kaya si Regine? Do you think that Regine noticed too? Siguro, babae din siya. Huwag nang idagdag na asawa siya ni Alejandro at kaibigan ka niya. So that means she knows both of you very well. She bit her lip. Paano pa niya pakikihirapan ngayon si Regine? Unconsciously, nasasaktan na niya ang kaibigan. Hindi mo kasalanan na nagmahal ka, Patricia. Hindi naman natin mapipigil ang damdaming iyon, kahit pa nga gustuhin natin. There is nothing wrong with falling in love. There is, Alicia. Malungkot at tumitig siya sa kausap. There is if you fall for the wrong person. Hindi magawang sumang-ayon ni Alicia. Her experiences with Axel proved that there could never be a wrong person kung pinili iyon ng puso mo. Ngunit iba naman ang sitwasyon nila ni Axel kaysa sa dinaranas ngayon ni Patricia. Masyadong komplikado ang katayuan nito. But still, sa kanyang pananaw, Patricia did not fall in love with the wrong person. She just fell in love at the wrong time. Days stretched into weeks and months. Ilang linggo matapos nila mag-usap ni Alicia sa terrace, idinaos ang kaarawan ni Alejandro sa mansyon ng mga Buenavista sa Makati. Hindi na siya dumalo at nagdahilan na lamang na masama ang pakiramdam. Another week later, may isang dalaga na nakapag-usap sa magkapatid and claimed she was Axel's twin sister, Megan. Hawak nito ay katlong bahagi ng medalyon. After a few words at sa pagpapatunay pa rin ng isang tyrant Valencia, masayang binalita ni Alejandro at Axel na natagpuan na ang isa sa mga Buenavista siblings. Patricia felt glad na sa kabila ng maraming problemang kinakaharap ni Alejandro, may maganda pa rin pangyayari na nagdudulot ng saya dito. Regine's condition, hindi man nag-improve ay hindi rin naman lumalala. First week ng October, nang isugod sa ospital si Alicia dahil sa pananakit ng tiyan. She gave birth to identical twin boys through cesarean section. Naroon siya sa labas ng operating room nang lumabas ang isang emotional na Axel. At siya ay may naluha rin sa sobrang tuwa.
Halos araw-araw siyang dumadalaw kay Alicia habang nasa ospital ito. And when she was strong enough to be discharged, hindi siya pumayag na hindi sumama sa pagsundo. Karaga niya ang isa sa mga kambal nang pauwi sila. "Alam mo, Patricia, you are a natural," komento ni Alicia isang araw na pinapasuso nila ang kambal. Tigay sa sila ng kalong na bata. "Paglabas ng baby mo, alam kong maaalagaan mo siya ng maayos." Lumungkot ang kanyang anyo. "Hindi akong kagigisnan niyang ina. Hindi ako mag-aalaga sa kanya." "Oh, Patricia." She blinked back the tears. Umingit ang sanggol na karga niya. Naramdaman marahil ang kanyang discomfort. Tinapik-tapik niya ito ng kumalma. "It's okay, Alicia. And besides, Regine is a good woman. Alam kong hindi niya pababayaan ang anak ko." "Of course, naniniwala ko dun. Pero huwag mo sanang isipin na masama akong ina. Ayokong iwan ang anak ko. Pero hindi ko rin siya pwedeng makasama. Hindi ako pwedeng mag-exist sa buhay niya." Pinahid niya ang isang butil ng luha at pilit pinasigla ang tinig. "At saka siguro naman, isang araw magkakaroon din ako ng sarili kong pamilya at magkakaanak pa ako." That much was true. Bata pa siya at marami pang pagkakataon ang darating sa kanya. Pero batid niyang magkaanak man siyang muli, it would never make up to the firstborn she would have to leave soon. Nagulat si Patricia na mapagbuksan ng pinto si Alejandro isang umaga. Alejandro? Alejandro looked equally surprised too. "Hi, pwede ba akong tumuloy?" Nilubangan niya ang pagkakabukas ng pinto. "Halika, pasok ka." Tumuloy ito at tumupo. "Sandali lang ha, ihihiga ko lang ulit sa nursery si baby. Nakatulog kasi si Alicia eh." Bago pa man ito makasagot ay umakyat na siya. A punch in the gut. Yun ang naramdaman ni Alejandro nang makita si Patricia. He could imagine her at his home, patiently waiting for him, with their child in her arms and another growing in her womb. She will smile at him, and he will smile back as he walked toward her for a kiss. They will share a warm dinner, talk the baby to sleep afterwards, and make love for the rest of the night. The domesticity amazed him. Ganito lamang kasimple ang pangarap niya, isang kumpletong pamilya na maghihintay sa kanya. Well, malapit na namang matupad ang pangarap mo, but Patricia won't be there. He smiled sadly. Pasensya ka na. He looked up into warm dark blue eyes. Naupo ito sa harap niya. Medyo nag-gain na ito ng weight at malaki na rin ang tiyan nito. Kahit pa araw-araw niya itong gustong makita, lalo na nang malaman nilang buntis ito, pinigil niya ang sarili. Hindi niya maipapangakong mapapanatili ang kontrol ng sariling damdamin kapag nasa tabi ang dalaga. Kapag nagkasya na lamang siya sa paminsan-minsang pagtawag dito sa telepono at ang madalas na pakikibalita kay Regine o kaya ay kay Axel. But this time is different. He had to see her. He missed her. Bakit ka nga pala napadalaw? Masama bang dalawin ka? She let out a nervous laugh. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Hindi lang kasi ako sanay na dumadalaw ka. How's the baby? Hinawakan itong maumbok na tiyan. God, how he would love to do that. Okay naman, hindi mo ba nakita yung ultrasound? I did, and she is remarkable. Napangiti ito. She? Napangiti rin siya. I've always wanted a daughter first, then maybe a son. Tatawa sana ito nang bigla itong mapangiwi at mapadaing. Hey, are you alright? Lumipat siya sa tabi nito. Ang baby, gumagalaw. She took his hand excitedly at inilagay sa ibabaw ng tiyan. Naramdaman niya ang pagkilos ng muting nila lang sa loob na yun. Eh, hindi ka ba nasasaktan? She giggled. Silly. Nakitawa na rin siya. Nasa ibabaw ng kamay niya ang kamay nito, guiding him sa tuwing kikilos ang sanggol. Ganoon sila ng may ilang minuto hanggang sa kulma man na nga ang bata. Wow! That was amazing! Patricia's eyes sparkled with merriment and pride. Pregnancy added some color on her cheeks and she looked so beautiful. Hindi siya nakatiis na haplosin ang pisngi nito. Thank you, Patricia. Waring nagising ito sa isang panaginip. Nahihiya itong tumungo. Umusod siya ng kaunti palayo rito. Kaya nga pala ako nagpunta rito. Sabi kasi ni Regine, samahan daw kitang mag-shopping. Pagdadahilan niya, napilit ikinoble ang tunay na darama. He did not want that simple physical contact to end. She turned away to hide her look of disappointment. Inutusan pala ni Regine ang asawa, kaya siya pinuntahan ito.
Is it okay? I mean, kung lumabas tayo ngayon. Sige, magbibihis lang ako sandali. Umakyat siya kaagad dahil baka hindi na niya maitago ang luha. Habang nagbibihis, ay panay ang hikbi niya. Kung hindi pa inutusan, hindi man lang ako maalala ang bisitahin. Himutok niya. Hindi man lang naisip na anak niya itong dinadala ko. Ano pa ba ang gusto mo, Patricia? Alam mo naman na wala kang karapatan, hindi ba? Sa naisip ay lalo siyang napaiyak. Nang hindi na makayanan, umupo siya sa kama at sinubsob ang mukha sa palad. She did enjoy the rest of the day though. Hindi dahil sa ano paman, kundi dahil kasama niya si Alejandro. And those brief precious moments with him were enough to be treasured for the rest of her life. Dumating ang taktang araw na kailangan na niyang iluwal ang anak. Habang inihahanda siya para sa C-section, hindi yan namalayang natawag niya ang pangalan ni Alejandro. I'm here, baby. Everything will be alright. Narito lang ako sa tabi mo. Parang narinig niya ang tinig dito. Maybe it was just a dream or a hallucination from her half-conscious state. But the soothing words and the gentle caresses on her face and even the soft kisses on her forehead seemed real, and they were enough to calm her. Diptan Elementary School, sa Basco, Batanes, 4 years later. Palabas na si Patricia sa pinagtuturuang elementary school at pupunta sa pinagparadahan niya ng kanyang bisikleta. Tapos na naman na isang school year, bakasyon na ng mga estudyante. Halos mag-aapat na taon na rin siyang namamalagi dito, sa isang isla na halos dulo ng Pilipinas. Sino mag-aakala na dito siya mapapadpad? Inilagay niya ang mga dalang folder sa basket na nasa unahan ng kanyang bike. Sasampa na sana siya na may isang tingin ang pumigil sa kanya. Paglingon niya, hindi niya inakalang ang mukhang pilit na niyang kinalimutan ang siyang bubulaga sa kanya. At kasabay niyon ay ang pagdaloy ng mga laalang ayaw na sana niyang balikan. The shrill cry of a newborn penetrated her dazed mind. Gusto sana niyang idilat ang mga mata, pero hinihila siya na matinding antok. Kinabukasan na siya nagising at ang masayang mukha ni Regine ang kaagad niyang nabungaran. It's a baby girl, Patricia. She smiled weakly. Iginala niya mga mata na parang may hinahanap, ngunit wala ito doon. Baka nga sa panaginip lamang ang tinig na narinig niya. Sa buong duration na nasa ospital siya, hindi niya nakita si Alejandro. Alicia and Axel visited her, pati na rin si Megan at ang fiancé nitong si Tyrone. And the first time she held her baby girl, she never wanted to let her go. Kamusta ka na, Patricia? Alejandro inquired. Ilang segundo ring nakatulala lamang siya sa lalaki. Paano mo nalaman na narito ako? Nang makabawi siya ng lakas mula sa panganak, umalis siya ng walang paalam mula sa ospital, with nothing but the dress she wore at ang kanyang shoulder bag. Nagtungo muna siya sa Laguna, ang probinsya ng kanyang ama. Nakipanuluyan siya sa isang kamag-anak habang nagpapalakas. Balak sana niyang magpunta ng Singapore, ngunit nang minsang mabanggit sa kanya na isang pinsan ang tungkol sa isla ng Batanes, nagbagong isip niya. She figured it will be the last place na akalain ni Alejandro na pagtataguan niya. Hindi na mahalaga kung paano kitang natuntun. Ang importante, nakita na kita. Kung gayon ay tama palang hinala niya, nahahanapin siya nito. It's a good thing na hindi ka masyadong marunong magtago. The words were added with sarcasm. Bakit ka narito? Kinakabahang tanong niya. I need you, Patricia. Walang gatol na sagot nito. Napahanga siya. Ano? Tama ba ang dinig niya? Kailangan siya nito pero para saan? I need your help. Para saan? Hindi para saan kundi para kanino. I need your help with my daughter. Paliwanag nito. His daughter. That word hit a nerve. Biglang naalala niya isang munting nilalang na nakabalot sa isang makapal na kumot. Ibinigay iyon ng nurse sa kanya. The infant was awake. Her still unseeing eyes stared at her. Her tiny arms flayed as if asking to be held. Nang hawakan niyang maliit na kamay nito, kagad pumaikot sa isang daliri niya ang mga dali nito. Her hold was strong, not wanting to let go, but she had to give her up. Nang ibalik niya ito sa nursery, umiyak ito. His daughter. Kung magsalita si Alejandro, parang hindi niya anak ang tinutukoy nito. Naging ina ka ba? Said a mocking voice. Dinala niya ang punla ng siyam na buwan sa kanyang sinapupunan. Siya ang nagbuwis ng buhay upang mailuwal ito. But was it enough for her to be called the child's mother? Siya na rin ang sumagot ng sarili niyang tanong.
Bakit, Alejandro? Nasaan si Regine? Regine's been dead for over a year now. Hindi niya inaasahan ang isinagot ng kaharap. Tinakasan ng kulay ang kanyang mukha at napahigpit ang hawak niya sa manibel ng bisikleta. It was suddenly all too much for her. Patricia, are you alright? Matitipon ng bisig ang umalalay sa kanya. Sa nangihina mga tuhod, pinilit niyang tumayo ngunit hindi niya kaya. Naramdaman na lamang niya ang pinangkusya ng lalaki at inupo sa isang wooden bench. Wala na si Regine. Bulong lamang iyon na parang sarili lamang sinabi. Patricia? Naramdaman niya ang isang yugyog. Noon lamang siya nakarecover sa shock. Okay ka lang ba? Namumutla ka pa rin. Marahan siyang tumango. Ang anak ko. Ano nangyayari sa anak ko? Hindi na niya napigilang ibulalas. Hindi na mahalaga sa kanya kung ikagalit man ito ang pag-aangkin niya sa bata. Hindi dito ang tamang lugar para pag-usapan ng lahat. Kaagad siyang sumang-ayon. Sa tinutuloyan ko. Hindi na niya kailangan magdalawang salita. Inalalayan siya nito patayo. Paglabas sila ng school grounds ay sumakay sila sa isang arkeladong van. Isang katamtaman ng laking bahay na yari sa bato ang tinutuloyan ni Patricia. Tuloy ka! Aya niya sa lalaki na mabuksan niya ang pinto. Kaagad itong pumasok at iginala ang mga mata sa paligid. Minimal lamang ang mga appliances na naroon. Tipikal at praktikal para sa isang solong katawan na tulad niya. Maghahanda lang ako ng makakain natin. Wag na! Pigil sa kanya ng lalaki. Hindi rin tayo magtatagal. Our flight will leave Batanes Airport in exactly 4 hours. Flight? Naguguluhang tinignan niya ang kausap. Ano ba ang pinagsasabi nito? Babalik ako ng Maynila mamaya at isasama kita. Noon lamang para nag-sink in sa kanyang lahat. Pinuntahan siya ni Alejandro dito para ibalik sa Maynila kung saan naroon ang kanyang anak. Lalong lumakas ang kaba sa kanyang dibdib. Bakit ako sasama sa iyo? Ano ba talaga nangyari sa anak ko? Hysterical nang tanong niya. Her name is Pauline at walang masamang nangyari sa kanya kaya't ipanatag mo ang loob mo. Kung ganun, bakit kailangan kong sumama sa iyo pabalik ng Maynila? Hindi ako pwedeng sumama sa iyo. Hindi pwede? O ayaw mo? Nang-aasar na tanong nito. Please, Alejandro, sabihin mo na sa akin kung bakit kailangan mong tulong ko. Gagawin ko kung mauupo ka rito at pakikinggan ako ng maayos at hindi yung palakad-lakad ka dyan at panay na lang ang iwas na para mong may gagawin akong masama sa'yo. I did not come all the way here just to molest you. Naisip niyang hahaba lang lalong usapan nila kung sasagot pa siya. Mas mabilis niya itong maitataboy, mas makabubuti para na rin sa ikatatahimik niya. Itinikom na lamang niya ang bibig at umupo sa silyang kaharap nito. Wala dito sa Pilipinas si Pauline. Nilalas siya ng mga in-laws ko sa New Jersey isang buwan matapos mamatay si Regine. And since then, hindi ko na siya maiuwi. Why? Nakalagay sa last will ni Regine na mananatili si Pauline sa pudan ng mga in-laws ko hanggat hindi ko nakikita at pinapakasalan ang tunay niyang ina. Ano? Walang buhay ang naging tawa ng lalaki. Ganyan din ang reaksyon ko nung malaman ko. Pero bakit? I mean, bakit gagawa si Regine ng ganun ka-ridiculous na will? I don't know. Pero kung ayaw mong maniwala, inilapag nito sa harap niya ang isang folder. Ayan, basahin mo. Nilabas niya sa folder ang testamento ng kaibigan at binasa. Nakasangad na noon ang kondisyon upang makuha nito ang anak. Hindi mo ba pwedeng i-contest ang will? Ikaw naman ang ama niya. Sa tingin mo ba kung magagawa ko? Mag-aaksaya pa ako ng panahong puntahan ka dito? That hurts. Ibig sabihin lang noon, hindi naman talaga ninais niyang hanapin siya. Napilitan lamang ito dahil sa anak. Walang butas sa testamento ni Regine. At dahil siya ang kinilalang ina ni Pauline, nasa kanyang lahat ng karapatan. Unless mag-decide kang bawiin siya. Pero hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Nasabi ko rin kanina. At lalong hindi ko magagawang magpakasal sa'yo. Naisa na niyang idugtong. Give me one good reason why you can't. Nag-isip siya. Bumukas sara ang kanyang bibig. Ngunit wala siyang masabi. Tapos na ang school year, Patricia, kaya hindi mo pwedeng idahilan ang trabaho mo. Pero, Alejandro, ayaw mo ba talagang makita ang anak mo? Wala ka ba talaga kahit konting concern sa kanya? Umahon ang galit sa kanyang puso sa panunumbat nito. Wala kang karapatang sabihin yan. Alam mo kung bakit kailangan kong lumayo. Hindi mo alam kung gaano kasakit para sa akin na iwan ang anak ko. Hindi man lamang ito naapektuhan sa kanyang outburst. Umismid lamang ito at patamad na sumandal.
Hindi ako nagpunta dito para makipag-away. Kailangan ko ang sagot mo. Sasama ka ba sa akin o hindi? For a brief moment, their gazes held. Makalipas ang 4 taon ay muli niyang natitigan ito. He was already 34 and yet sa halip na mamawasan ay lalo pang nadagdagan ang likas na appeal nito. At napagtanto niyang sa kabila na ng mga taon, hindi man lang nabawasan ang pagmamahal niya para dito. And it scared her. Wala naman sigurong magagalit kung sasama ka sa akin? Itatanong ba nito kung may boyfriend siya? Unconsciously, she shook her head. Good! Gumuhit ang isang ngiti sa mukha nito. So tutulungan mo ba ako bawiin si Pauline? Si Pauline? Yun pala ang pangalang ibinigay ni Regine sa sanggol na iniwan niya rito. Such a pretty name! Bigla siyang na-curious sa itsura ng anak. Kanino kaya ito kamukha? Nakuha kaya nito mga features niya? It had been 4 years. Nang iwan niya ito ay hindi na niya inasahan na magkikita pa silang muli. But with some stroke of fate, natagpuan siya ni Alejandro. At ibinibigyan nito sa kanya ang pagkakataong makapiling ang kanyang anak at pagampalan ng tungkulin niya bilang ina nito. Sobrang heartless na niya kung itatanggi pa siya. Opportunity knocks only once at maaaring ito ng second chance ng tadhana para sa kanya. Sinabi mong kailangan tayong magpakasal. What will be the terms? It will be a marriage of convenience only. Sa Las Vegas tayo papakasal para mabilis. From there babiyahe tayo papuntang New Jersey para kunin si Pauline. Huwag kang mag-alala. Isang taon lang naman ang isasakripisyo mo. Then we will have a divorce. A marriage of convenience? Nothing more. At isang taon lang sila magsasama. Sa halip na matuwa, parang may mapait na likidong gumuhit sa kanyang lalamunan. Nagawa mong magsakripisyo noon para kay Regine. Siguro naman ngayon magagawa mo muli para kay Pauline. Pero ang sabi dito sa testamento, kailangan natin bigyan ng isang kumpletong pamilya si Pauline. I will think of something. Sinabi lang dyan na kailangan kitang pakasalan. Wala namang sinabi na kailangan nating magsama na matagal. Siguro after a year makakahanap din ako ng isang babaeng karapat dapat maging ina ni Pauline. Ganun lang? At siya? Paano siya? Mapipilitan na naman ba siyang iwan ng anak? Parang hindi na yata niya magagawa yun. Huwag mo munang isipin yun, Patricia. Let's just take one day at a time. Ang mahalaga'y makuha muna natin muli si Pauline. Sounds reasonable. At baka nga sa panahong magkasama na sila ni Alejandro, muling bumalik ang atraksyon nito sa kanya. Anything can happen in a year. Mag-iimpake lang ako, paalam niya. Tumangol lamang ito at naghintay. Iniwan niya ang susi ng bahay sa kapitbahay. Tatawagan na lamang niya ang may-ari kapag nasa Manila na siya upang magpaliwanag. Advance naman ang bayad niya sa upa, kaya walang magiging problema. Pagkagaling sa kanyang bahay, tumuloy sila sa hostel at tinutuloy ni Alejandro upang kunin ang kaimpake ng gamit ito. Pagkatapos niyon, nagpahati na sila sa Batanes Airport. Doon na rin sila kumain ng tanghalian habang hinihintay ang flight nila. Wala na silang gaanong pinag-usapan habang naghihintay. 2 oras at lumapag na sila sa Maynila. Another 30 minutes, pumapasok na ang kotse ni Alejandro sa Benavista Mansion sa multinational village sa Paranaque. She was led to a guest room so she could rest. Nakatakda silang lumipad patungo sa Las Vegas sa susunod na araw. Nasa living room sila sa loob ng bahay ng mga magulang ni Regine. Ikinasal sila ni Alejandro sa isang civil ceremony sa Las Vegas noong nakaraang araw. Nabilisan siya sa mga pangyayari ngunit hindi na lamang siya kumibo. She kept reminding herself na para sa anak niya ang kanyang ginagawa. At ngayon ay narito na sila para bawiin ang bata. Kinakabahan siyang napakapit sa braso ng asawa. Isang mabining pisil naman ang iginanti nito. And when she looked at him, nakangiti ito sa kanya. Relax! Will she like me? Wala sa loob na tanong niya. Bago pa ito makasagot ay nakarinig na sila ng mga yabag na animoy tumatakbo. Bumukas ang isang pinto at sumungaw ang isang nakaponytail na batang babae. Kasunod ang 2 matanda. Mommy! Excited na tawag ng bata. Tumakbo ito palapit at huminto sa harap niya. Her face beaming. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Titig na titig siya sa mukha nito na kawangis ng sa kanya. It's as if she was looking at a 4-year-old version of herself. She even had her eyes. The same dark blue streak na nagiging itim kapag naging emosyonal niya. Naggunahan ang luha sa kanyang pisngi. Natutop niya ang bibig upang wag mapahagulhol. How old are you? Nanginginig ang tinig na tanong niya sa bata. I'm 4 years old. Bibong sagot nito. 4 years old. She mumbled inaudibly.
She wasn't even a week old nung una niya itong yakapin. And it was also the last time that she held Pauline. Hindi dahil ipinagkait na ito ni Regine sa kanya. No! Siya mismong naglayo sa kanyang sarili sa anak. With tears running down her cheeks, nilahad niya ang dalawang kamay upang yakapin ang anak. Mahigpit din ang naging yakap nito sa kanya. Kung maaari lamang mabawi ng higpit ng yakap na iyon, ang mga nasayang na oras na wala siya sa tabi nito, pinupog niya ito ng halik na ikinatuwa nito. Mommy, you're tickling me! She cried and laughed at the same time. Kinarga niya ang bata sa pagnais na mayakap ang anak na matagal. Parang puputok ang dibdib niya sa sobrang saya. How did Regine die? Tanong niya sa katabing asawa. Sakay na sila ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Kalaw niya natutulog na anak. Hindi naman sila nahirapan sa mga magulang na Regine. Nagpasalamat pa nga mag-asawa sa kanya dahil sa ginawa niya para sa kaibigan. Hiniling na lamang naman ito ang pagpag nilang regular na madalaw ang tinuturing ng apo na kapwa nila sinang ayuna ni Alejandro. Kailangan pa ba natin pag-usapan? I need to know. She was my friend. Huminga muna ito ng malalim bago nagsalita. It was just an ordinary day. Kakatapos lang naming ipasyal si Pauline. Nang nasa bahay na kami, dumaan siya ng palinikip ng dibdib. Dinala namin siya sa ospital, pero hindi rin siya nagtagal. Namatay siya kinabukasan due to fatal heart attack. Napahikbi siya. I'm sorry, Alejandro. We both know na isang araw mangyayari yun. Tinanggap na Regine ang kapalaran niya. The only consolation was that hindi na siya naghirap ng matagal. I know she wanted a quick death. Tuloy na siya napaluha. Nagpatuloy ito. She loved Pauline so much. Kung meron man siyang pinanghihinayangan, siguro yun yung hindi na niya makikita ang paglaki ng bata. Si Pauline, how did she feel? Hinaplos ni Alejandro ang pisngin ng nahihimbing na anak. Iyak siya ng iyak ng mga unang araw. But she is one brave girl. And besides, alam ni Pauline na babalik ka. Madalas sabihin sa kanya ni Regine na babalik ang tulad niya ina. Kaya ba, mommy na ang tawag sa akin ni Pauline nung una kami magkita? A wistful smile appeared on his face. Muli nitong hinaplos sa mukha ng anak. Palaging pinapakita ni Regine sa kanya ang mga pictures mo. She wanted Pauline to know you. Siguro'y matagal na niyang pinlano kung paano kang makakabalik muli sa ibuhay ng bata. Oh, Regine! Nakagat niya ang pang-ibabang labi. She loved Pauline so much. At masaya sila palagi kagkasama sila. And I have to thank you for that, Patricia. You made Regine very, very happy. Ngumiti siya kahit ang gusto niya ay umiyak. Naalala niyang bigla ang mamayapang kaibigan. Her sunny smile and her unwavering spirit. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang kapalaran kung nagkataong siya ang lagay sa sitwasyon nito. But Regine accepted it with a hopeful heart. Sana nga lamang napasaya niya ito ng totoo. Pauline stared at tinapik-tapik niya ang anak. Hindi rin siya nakatiis na pupugin ito ng masuyong halik. And as the plane continued its course, she looked outside to the clouds where angels probably roam and play, and made a silent promise to her friend. Hinding-hindi niya pababayaan ang dalawang taong minahal nito at minahal din niya. Gising na kanilang kanak nang lumapag sila sa Anaia. Nang makalabas sila ng arrival area, kagad itong nag-ayang kumain. At dahil maaga pa, nagpunta sila sa SM Paranaque. Tuwang-tuwa ang bata habang dinadala ng service crew na naglilinis sa area nila. Natagalan pa sila sa fast food chain dahil hindi ito pumayag na hindi maglaro sa play area. Kapwa sila nakangiti ni Alejandro habang pinapanood ang anak. At dahil magkatabi sila ay kaswal siyang inakbayan nito. Sandaling nawala ang atensyon niya sa anak at nalipat sa katabi. Parang noon lamang bumalik sa kanya ang sitwasyon nila. Mag-asawa na sila ni Alejandro. At kahit marriage for convenience lamang kasal nila, hindi pa rin niya maibasang kabahan sa tuwing nasagi sa isip na baka hingin ito sa kanya ang karapatan nito bilang asawa niya. It's getting late. Kailangan na nating umuwi. Tumayo siyang bigla. Kukunin ko na si Pauline. Ilang sandali pa, sakay na silang muli ng kotse pa uwi sa mansyon. Namumungay na sa antok ang mga mata ni Pauline na makauwi sila. Nagpaalam siya kay Alejandro na patutulugin na ang bata. Pagpasok sa silid ng anak, pinunasan niya ito at binihisan. Hindi pa man siya natatapos ay nakapikit na ito. Maayos niya itong inihiga sa kama. Bumangon sa posisyon ng bata. And she couldn't help but smile nang makita ang ayos nito. Nakatagilid at nakapailalim ang isang kamay sa hinihiga ang unan. They even have the same mannerisms. Hindi maitatangging mag-ina nga sila.
Hinaplos niya ang buhok nito. Apat na taong hindi niya ito nakasama, ni hindi niya nakita ang unang hakbang nito. Hindi niya narinig ang unang nitong salita. She wasn't there during her formative years and she regretted it. But back then, wala siyang ibang choice. Maikatwilan si Alejandro para kamuhian siya dahil umalis siya nang hindi malamang nagpapaalam. Ngunit hindi nito alam kung gaano kabigat ang pakiramdam niya nang lisan niyang ospital the moment na binalikan siya ng lakas. Hindi nito alam kung gaano siyang umiyak na magpaalam sa mawalang mawang na anak na minsan lamang niyang nayakap. She had to distance herself from the baby. She had to leave. Dahil kung magtatagal pa siya ay baka matukso na siyang ipaglaban ang karapatan bilang ina nito. At sa oras na gawin niya iyon, marami ang masasaktan. Nagsakripisyo na lang rin siya kaya nilubos-lubos na niya. Even if leaving almost killed her. I'm sorry baby, I did not mean to leave you. She whispered as tears flowed from her eyes. Humiga siya sa tabi ng anak at niyakap ito ng mahigpit. She fell asleep with Pauline wrapped lovingly in her arms. Maingat na binuksan ni Alejandro ang pinto ng silid ng anak. Nakita niyang kapatulog na ang kanyang mag-ina. Ang kanyang mag-ina. The idea warmed him. Kung meron mang higit na nagdusa sa bigla ang pag-alas ni Patricia, siya yun. Although a part of him understood, masama pa rin ang loob niya na umalis ito nang hindi man lamang nagpapaalam. Ginawa niyang lahat para malaman kung saan ito nagpunta. And thanks to his brother Axel, naging madali sa kanya na hanapin ito. Noon pa may alam na niyang nasa Batanes ito at kontento na siyang nakikibalita ng tungkol dito mula sa isang taong inapahan niyang sumubaybay sa babae. At nito ngang namatay si Regine, saka pa lamang siya nagkaroon ng pagkakataon upang ibalik ito sa piling nila. And he had risked a great deal just to bring her back. Naiiling na ipinilid niya ang pinto at pumasok ng sariling silid. Nakaramdam siya ng panghihinayang. He was hoping he would be sleeping with Patricia tonight. Sa Las Vegas, pagkatapos ng ikasal ay sa magkahiwalay na kama pa rin sila natulog. Kahit doon pa lamang ay gusto na niyang angkinin ito. It will be another long night, he sighed. Pero kaya pa naman niyang magtiis. Mas hindi makabubuti kung bibiglain niya si Patricia. Ngayong asawa na niya ito, magagawa na niyang ipakita dito ang pagmamahal niya. Nakahanda siyang suyuin ito hanggang sa matutunan siya nitong mahalin. Wala siyang balak makipag-divorce. Not after a year. Not ever. Sisiguruhin niyang mananatili ito sa piling niya, for better or for worse. Kinabukasan, palapit pa lamang si Alejandro sa pinto ng playroom, dinig na niya ang pamilya na tunog ng nursery rhyme. Sumilip siya sa nakaawang na pinto at napangiti siya sa nakita, si Patricia at si Pauline. Sumilip siya at nakita niyang their faces flushed and almost out of breath, but still giggling as they dance and sing Hokey Pokey. Naalos siyang panoorin ang dalawa. Daddy! Sigaw ng paslit na makita siya. Tumakbo ka agad palapit sa kanya ang bata. Hey! Tumatawang kinarga niya ito at pinupog ng halik. Mukha nag-e-enjoy kayo ng mommy mo ah. Sinulyapan niya si Patricia, who smiled back sweetly. Damn! But he would like to kiss her. Hi! Simpleng batin nito. Hi! Hindi ka sa salid na tulog kagabi. His statement made her blush. Pinigil niyang mapahalakak sa naging reaksyon nito. Napakasarap talaga nitong tuksuhin. Natulog ako sa tabi ni Pauline. Hindi siya kumibo, but his eyes conveyed his silent hunger to ravish her and her blush deepened. Naging mailap din ang mga mata nito at hindi makatingin ng tuwid sa kanya. Daddy, kiss mo na rin si mommy. Kapwa sila nabigla sa sinabi ng anak. Napahugot ang hininga si Patricia, samantalang hanggang tenga naman ang isi niya. Gusto niyang pumalakpak at pasalamatan ng anak. Mukhang nasa-sense ito ang kanina pa niyang gustong gawin. Pauline, wag na. Nakakahiya naman sa daddy mo. Amoy pawis na si mommy. Pagdadahilan ng asawa, napulang-pulang mukha sa pagkailang. Lalong lumapad ng pagkakangisi niya. Ibinaba niya si Pauline at lumapit dito. I don't mind. At bago pa ito makapagreklamo, sinakop na niya nakaawang nito mga labi. The kiss was what he had expected it to be. Sweet, passionate, arousing. Kung wala lamang doon si Pauline, baka nahiga na niya ito sa carpet and made love to her right there. Amoy pawis ka na nga. Lalong dumoble ang pamumula nito. But you still tasted sweet. Namilog ang mga mata ng kanyang asawa. He winked at her and carried a laughing Pauline outside before Patricia could react to his teasing.
Hindi rin niya mapigil ang hindi humalakhak nang nasa labas na sila. Taliwas sa mga nakaraang araw, mainit ang ulo ni Alejandro ng gabing iyon. Dahil siguro sa pagtatalo nila ng kapatid na si Megan at ang frustration niya kay Patricia. Hanggang ngayon kasi, mag-isa pa rin siyang natutulog sa kanyang kama. Hindi tuloy niya sinasadyang masigawan ng anak na mangulit itong pumunta sa Enchanted Kingdom. Kaagad namang kinalaga ni Patricia ang umiiyak na bata at inilayo sa kanya. Padabog na rin siyang tumayo at pumasok sa kanyang silid kasama ang ilang bote ng beer na hiningi niya sa katulong. Nakakadalawang bote na siya nang pumasok doon ang asawa. Ano ba nangyayari sa'yo? Alam mo bang iyak ng iyak si Pauline dahil sa ginawa mo? Kung ayaw mong sumahan ng bata, sabihin mo ng maayos. She is 4 years old, for God's sake. I'm sorry, okay? Kakausapin ko si Pauline bukas. Now get out. Gusto kong mapag-isa. Alejandro, may problema ka ba? Wala kang pakialam. Nagulat si Patricia sa paghiyaw ng asawa. What is wrong with you? Kausapin mo ko, Alejandro. Padabog na ibinaba nito ang hawak na bote at saka siya tinalikuran. She could feel his frustration at lumambot ang puso niya. Was it her fault kaya ito nagkakaganito? Alejandro, gusto niya itong hawakan. Please, wag mo akong itaboy. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Sa kanyang pagkabigla, tumawa ito ng mapanguyam. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Just get out. Nasaktan siya sa tahasang pagtataboy nito. No! I am warning you. Hindi ako natatakot sa'yo. Muli itong lumapit hanggang sa halos maglapat na ang kanilang mga dibdib. Naamoy niya ang beer sa hininga nito. Really? Matapang ka na ngayon? Biglang tumalim ang mga mata nito. Okay, tinatanong mo kung anong gusto kong gawin mo? Then I'll tell you. I want you. Hinawakan nito magkabala niyang braso and pulled her closer. His breath hissed. Naked on my bed. I want to touch you and kiss every bit of flesh on that gorgeous body. I want to be inside you to fill you with my seed. I want you, Patricia. Shocked, she could only stare. Muntik pa siyang matumba nang marahasiyang bitawan nito. Kung hindi ka handang ibigay ang gusto ko, lumabas ka na, Patricia. I will count to three and you better move. Dahil kung hindi ka na makakalabas ng silid na ito ngayong gabi. I will claim my right as your husband tonight. He was giving her the chance to get away and she should run. Walang tigil sa pag-aalarm ang mga warning bells sa utak niya. Ngunit parang hindi yun naririnig ng kanyang puso, lalo na ng kanyang katawan. Kahit pilitin niyang ikilo sa mga paa ay hindi niya magawa. 1 2 Alejandro's voice was hard. His breath labored. 3 She sucked in her breath. Lock ng isinarang pinto ang sunod niyang narinig. Then he was in front of her once more. Don't say I did not warn you. You asked for this, wife. His lips went down on hers, hard and demanding. Pakiramdam niya ay mapupugto ang kanyang hininga sa higpit ng pagkakayakap nito. Bigla ay may binuhay itong init sa loob ng kanyang katawan. Suddenly, she wanted more than his kiss. At naramdaman din yun ni Alejandro dahil mas lalo pang naging pangahas ang halik nito. Bruising her lips, inalis ito ang kanyang mga saplot at hindi siya tumutol. Ikinawit niya ang mga braso sa batok nito nang pangkuin siya nito at ihiga sa kama. Sandali itong tumayo upang hubarin ang pajama, bottom na suot. He wasn't wearing anything underneath, kaya kaagad niyang nakita ang kabuuan nito. Nang muli siyang yakapin ito, isinantabi niya ang bahagyang takot sa nakataktang pag-iisa ng kanilang mga katawan. God, you are so beautiful. Ikaw din. Muli nitong sinakop ang kanyang mga labi at hindi lamang mga kamay nito ang naglakbay sa kanyang katawan. Ang bawat bahaging hawakan nito ay hinagkan din ng maiinit itong labi. Pakiramdam ni Patricia, dinadala siya ng isang uli-uli. Nakakahilong sensasyong ipinadarama ng asawa sa kanya. Alejandro, please. She was over the edge now, wanting release. Pero hindi pa ito kontento. He wanted to prolong the pleasure. Their movements became stronger, faster and fevered. Hindi niya alam kung gaano katagal na silang kumikilos ng ganoon. Time seemed to be irrelevant. As with anything else, only Alejandro mattered. Not long after, he collapsed over her as his own climax consumed him, his seed flowing freely inside her womb. Naipikit niya ang mga mata, embraced him, and reveled at his warmth. Ilang araw nang light-hearted si Patricia, and she couldn't wipe the silly grin off her face. Isa lang naman ang dahilan noon, si Alejandro. Pupunta sana siya sa playroom kung saan naroon si Pauline
nang may maulingligan siyang nag-uusap sa den. Alam niyang naroon si Megan dahil nakita niyang kotse nito sa driveway. Kausap marahil nito ang kapatid. Lalayo na sana siya nang marinig niyang binanggit ang pangalan niya. Naingganyo tuloy siyang makinig. Kuya, bakit di mo pa sabihin kay Patricia ang totoo? Nangunot ang noo niya. Ano ang ibig sabihin ni Megan? Alam ko ang ginagawa ko, Megan. Pero hindi ko gusto ang ginagawa mo. Niloloko mo siya. Bakit di mo pa sabihin na peke ang... Hindi na niya kailangan malaman. Kumabog ang kanyang puso. Hindi niya narinig ang iba pang pag-uusapan ng dalawa dahil umiiyak na siyang tumuloy sa silid nila. Peke? Ano ang peke? Ang kasal nila? Parang gustong sumabog ng dibdib niya. Naalala niyang sinabi noon ni Alejandro na kung may magagawa lamang itong paraan para mabawi ang anak ng hindi lalapit sa kanya, ay gagawin ito. Wala itong choice. Alam niya iyon noon pa man. But she never thought he had despised her so much para ipeke pang kasal nila. May usapan na silang maghihiwalay pagkatapos ng isang taon. Hindi pa ba sapat na assurance iyon na hindi siya permanente sa buhay nito? Fresh tears streamed down her cheeks. Alejandro never loved her and he never will. Paano na ngayon? Aalis na ba siya? Pero hindi niya magagawang iwan muli ang anak. Muli niyang isinobsob ang mukha sa unan at humagulhol. Bakit namumugto ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Hindi niya sinagot ang tanong ng asawa. Sa halip ay sinabi niyang, I'll sleep with Pauline. What? Halatang nagulat ito. Patricia, ano ba ang problema? Tanong nito na naubusan na ng pasensya. Alam ko na ang totoo. Alam ko ng peke ang kasal natin. Ano? At saan mo naman nalaman yan? Hindi mahalaga kung paano kong nalaman. Ang mahalaga ay alam ko na. Sandali niyang kinakitaan ng pamumutla ang lalaki. Ngunit kaagad din itong nakabawi sa pagkabigla. Patricia, kung ano man ang nalaman mo, it is not quite true. At alin ang totoo, Alejandro? Na mahal mo ako? Baka nakakalimutan mo. Ikaw na rin ang may sabi. Napilitan ka lang hingin ng tulong ko para mabawi si Pauline. At yun ay dahasit at samento ni Regine. Pinigil niyang mapaiyak sa harap nito. But the pain was too much. Daig pa niyang binugbog ng paulit-ulit. Well, kung ano man ang dahilan mo, wala na akong pakialam. Pero ito lang masasabi ko. I am not leaving my daughter again. Ipagtabuyan mo man ako. So ngayon pa lang, pagtiisan mo ng presence ko. Anyway, hindi naman na kita pakikialaman kahit ano pa nga ang gawin mo. Patricia, please. May pagmamakaawa sa tinig ni Alejandro. Nagawa pa nitong hawakan ng kanyang braso na kaagad niyang ipiniksi. Lumayo si Rito at pilit pinapormal ang tono. Let's just do this, for Pauline's sake. Siya lang naman ang dahilan kaya tayo narito ngayon, hindi ba? Nadudurog ang puso niya. To be with him and know that she meant nothing but his daughter's mother was another sacrifice she had to endure. Kung sana hindi niya naranasan ang mga gabi sa mga bisig nito, kung sana hindi na niya ito minahal at inalagaan ang puso niya, hindi siya nasasaktan. Alam mo, ang problema sa'yo, masyado mong pinangungunahan ang damdamin ng isang tao. You think you are doing a sacrifice, but no. Sinasaktan mo lang ang mga nakapaligid sa'yo. Hindi makapaniwalang napatitig siya rito. Nagawa pa nitong malumbat sa kabila ng sakit na dinulot ito sa puso niya. Hindi totoo yan. It is true. Alam mo bang dinamdam ni Regine ang pag-alis mo? Hindi siya nagsalita pero alam kong sinisi niya ang sarili niya. She never wanted to take Pauline away from you. Sapat na sa kanyang natupad ang pangarap kong magkaanak. Huwag mong isisi sa akin ang lahat na nangyari just to make me feel guilty. Ganting sumbat niya bago umiyak na patakbong lumabas ng silid. Things could have been different if you stayed. Alejandro whispered, pero hindi iyon narinig ni Patricia. Hindi na rin niya nakita ang lungkot at panghinayang sa mga mata ng asawa. Meron bang mas titindi pa sa depression? Kung meron, yun siguro ang nararamdaman niya. Dahil para na siyang mababaliw sa tindilang lungkot. Naroon siya sa Benavista Mansion sa Paranaque. Ano kaya kung umalis na lang siya at isama niya si Pauline? Pero siya rin ang kumontra sa sarili. Walang sulok ng mundo na hindi sila matatagpuan ni Alejandro. Tiyak iyon. Naiinis na pinahad niya ang luhang nagbabanta na namang pumatak. Kung magpapatuloy pa siya ng iyak, ay tiyak ngang mababaliw na siya. Kailangan ituon niya ang isip sa ibang bagay. She decided reading could make her feel better. Isang libro ang hinugot niya mula sa bookshelf. Nahulog ang isang piraso ng papel na nakaipit sa pagitan nito. Umupo siya sa sofa, bitbit ang libro at ang dinampot na papel. Wala sa loob na binuksan niya iyon. It was a letter para kay Alejandro mula kay Regine.
With the book totally forgotten, her heart thumping wildly. Binasa niyang sulat na hawak na nanginginig niyang mga daliri. My dearest Alejandro, kung binabasa mong sulat na to, ibig lang sabihin ay wala na ako. I made this in advance and instructed my lawyer to give it to you kapag dumating ang takdang oras. I wrote you this letter because I want to thank you for everything. Thank you for your kindness and your comparison, and for being faithful. Thank you for marrying me kahit alam kong iba ang mahal mo. Nagulat ka marahil, but you are not the best actor, darling. Kahit itago mo'y lumalabas pa rin ang pagmamahal mo kay Patricia. Patricia gasped, ngunit pinagpatuloy pa rin niya ang pagbabasa sa liham. I know dahil babae din ako, and the way you look at her with longing, the way you mention her name, and even when you smile kapag pinag-uusapan natin siya, sapat na yun para masigurong tama ang hinala ko. And yet you stayed faithful at sinika pa siyang iwasan kahit pa alam kong wala kang ninanais kundi ang makasama siya. And it must have been hard for you whenever she's near, and yet you can't even touch her the way you want to. Oh, Regine! Naglandas ang luha sa kanya mga pisngi. But your sacrifice is over now. You've made me so happy. Now it's your turn to finally be happy too. Pinalalaya na kita. Hanapin mo si Patricia. Buuin mo ang pamilyang pinapangarap mo. Siya, ikaw, at ang anak ninyong si Pauline. You deserve it after all you've been through. Ihalik mo na lang ako kay Pauline at hihingi mo rin ako ng tawad kay Patricia. Sabihin mong hindi ko sinasadyang saktan siya and tell her I love her so much. Goodbye, darling. Always remember that I love you and I honestly wish you all the best. With all my love, Regine. Dinala ni Patricia ang kapirasang papel na iyon sa tapat ng dibdib na parang sa pamamagitan niyon, mayayakap niyang muli ang kaibigan. She cried so hard as she had never done before in all of her life. Mommy, you're crying again. Nakita niya ang anak na nakatayo sa pintuan. Nakausli ang nguso nito at nagbabanta na rin tumulo ang luha. Lately, pati ang batay na aapektuhan na rin. Naging tahimik ito at bihira ng maglaro. Kaagad niyang pinahid ng luha at tinenyasan ito na lumapit. Kaagad itong yumakap sa kanya. These are tears of joy, baby. May katotohanan iyon. Masaya siya sa nalaman. Mahal din pala siya ni Alejandro at alam iyon ni Regine. I miss Daddy. Me too. You love him that much? Tumango ang paslit. Do you love Mommy Regine too? Tumango itong muli. At ako, mahal mo rin ba si Mommy, baby? I love you too, Mommy. Kahit iniwan kita noon? Mommy Regine said you'd come back, and you did, and that's all that matters. Puno ng paghangang niyakap niya ng mahigpit ang anak. Mabuti pa ang isang musmos, kay daling magsabi ng nararamdaman. Samantalang sila ni Alejandro, they were fools. Do you love Daddy, Mommy? Pagkuhan ay tanong nito na nakatitig pa sa kanya. Nakangiti siyang tumango. Yes, I love him. And I love you too, very much. She hugged her daughter and showered kisses on her face. Napakalaking bigat ang nawala sa puso niya. Can we see Daddy now? Her face beamed. Pauline spilled in excitement. Nasa opisina pa si Alejandro nang dumating sila sa Ayala, Alabang. Doon na malagi ang kanyang asawa matapos nila magtalo. Kahit nagpumilit si Pauline na hintayin ang ama, ay maaga niya itong pinatulog. Kailangan muna nilang mag-usap ng asawa. Mag-aalas 9 na nang marinig niyang nabuksan ang pinto na silid nito. Ilang minuto na muna ang hinintay niya bago pumasok doon. Lagaslas ng tubig sa shower ang una niyang narinig. Kinakabahang naupo siya sa kama at naghintay. Nang tumigay ng agos ng tubig ay bigla siyang napatayo. Kapwa pa sila nagulat ni Alejandro nang lumabas ito ng banyo. Tumutulo pa ang tubig sa katawan at nakatapis lamang ng tuwalya. Napalunok siyang bigla sa itsura nito. Anong ginagawa mo dito? Salubong ang kilay na tanong nito. Sa halip na sumagot ay lumapit siya sa asawa. The bold strokes of her fingers on his naked chest earned a sharp intake of breath. Kasama ko si Pauline. Natutulog na siya. Then why aren't you with her? Anito sa hirap ng tinig. Kasing lakas ang tibok ng puso niya ang tibok ng puso nito. She leaned even closer hanggang sa mabasa ng harapan ng suot niyang nighty. Muling napahugot ng hiningang lalaki na makita ang dibdib niyang bumakat sa suot. I'm sleeping here with you. Hindi na makapaghintay. Siya na ang kumabig sa ulo nito para magtagpo ang kanilang mga labi. Para silang tuyong kahoy na nadikit sa apoy. Sinaklot siya nito at pareho silang bumagsak sa kama. Wala nang foreplay. He was inside her in an instant
and they were soon moving, making the wildest love ever imaginable. What made you change your mind? Tanong nito pagkatapos. Nakaunan siya sa braso nito, his free arm caressing her face. Aksidente kong nabasa ang sulat ni Regine sa'yo. Kung hindi mo pa pala nabasa, hindi mo pa ako pupuntahan dito. Kunway nagtatampong sabi nito. Natatawang hinalikan niya ang asawa. At ikaw, kung umamin ka na ba noon pa, hindi na tayo nagkahiwalay. At ako pa ngayon na may kasalanan. Kapwa sila nagkatawanan. Alejandro lovingly pinched her nose. Sa tingin mo, gano'ng katagal nang alam ni Regine na mahal natin ang isa't isa? Hindi ko alam, pero siguro nahalata niya nung una pa lang. Sagot nito. It must have hurt her. She mumbled absent-mindedly. Maybe, pero alam ko rin na naging masaya siya. Do you think na sinadya niya magkaanak tayo? So that one day, kapag nawala na siya, may dahilan para magkasama tayong muli? Siguro nga, if that's the case, I owe her a big thank you. Masayang sagot nito. Alejandro, bakit si Regine ang niligawan mo? Ikaw ang bala kong ligawan, but you kept throwing me to Regine. I figured you're not interested in me. Nasaktan ako sa indifference na pinakita mo, at hindi ako sanay sa rejection, so niligawan ko si Regine and proposed to her para pagtakpan ang pride ko. Puno ng pangunawang hinaplos niya ang pisngin nito. Ginawa ko yun dahil ang akala ko, siya talaga ang gusto mo. Ikaw na rin ang nagsabi na childhood sweetheart kayo, and between me and her, alam kong siya ang pipiliin mo dahil wala man lang ako sa kalangkingan niya. They were fools. Nasayang ang mga panahon dahil kapwa sila naniwala sa maling akala. Alam mo bang, ilang ulit din na binala kong umurong sa kasal namin ni Regine? I know how much she loved me at ayokong lukuhin siya, pero hindi ko rin siya kayang saktan. Siguro natutunan ko din siyang mahalin ng mga panahong nagsasama na kami. But not enough to forget you, and God knows how much I tried. Pinilit kitang iwasan, pero lalo lamang tumitindi ang pananabik ko sa'yo. Lalo pa nung pumayag ang dalhin ng anak ko. I was really hoping we'd do it the natural way. Alejandro? Natapik niya ito sa braso na ikinatawa nito. Kaya pala na hindi mo malang ako dinalo noon sa ospital noon nanganak ako. I was there with you noon nasa delivery room ka. At palagi ako nasa tabi mo habang natutulog ka. Hindi ko lang kayang kausapin ka dahil tiyak ko magtataksil na ako kay Regine kapag nagkataon. Oh Alejandro, I'm sorry. It's okay. Marami pa naman pagkakataon para mabawi natin ang panahon. She nodded. Muli itong nagsalita. Hindi peke ang kasal natin, Patricia. Yung testamento ni Regine ang tinutukoy ni Megan. I just made that up. Namilog ang kanyang mga mata. Ha? Bakit? Because I wanted you to be back so badly. At wala na ako maisip na ibang paraan. Mabuti lang talaga at di mo nahalata. Kinurot niya ito sa tagiliran. Gumanti naman ito sa pamamagitan ng pagdagan sa kanya. Uminit muli ang pakiramdam niya sa ginawa nito. I've asked Megan to help you. Ano ito sa pagitan ng paghalik sa kanyang mukha? Napahalinghing siya ng damhin nito ang kanyang dilim. With what? To plan our church wedding. Alejandro? Hinawakan niya mukha nito. Akala ko ba hindi naman peke ang kasal natin? Oo nga, but I still want to give you a formal one. Bakit? Ayaw mo bang magsuot ng wedding gown at magmarcha sa aisle? Maluhalo ang sinagot niya ang asawa. I'd love that very much. Thank you, Alejandro. She kissed him boldly. Nagustuhan naman yun ng lalaki. Hinawa nito ang kumot na tumatabing sa katawan niya. Good, but for now, unahin na muna natin ang honeymoon. Ang tagal ko yatang nanabig sa'yo. She giggled as pure happiness engulfed her. But be careful, baka masaktan si baby. Wika ni Patricia. Hindi naman kaagad nakapag-react si Alejandro sa narinig. Kaya naman si Patricia na ang unang bumasag ng katahimikan sa pamamagitan ng pagsiil ng halik sa mga labi nito. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig nila Alejandro at Patricia. Hanggang sa muli, maraming salamat po!